morning, Celine. Isa ka ba sa mga nag-abang ng lunar eclipse kagabi? Good morning, Rina. Hindi ko siya inabangan kasi nandami ko nakikita sa Facebook na photos. Pero sumili pa ako ng konti. Nakita ko na mapula nga yung buwan kagabi. Oo nga eh. Nagsimula yun mga bandang mga 6:20 p.m. hanggang mga before mag-8 p.m. Yes, kaya lang nakalabas na rin ako ng bahay. Partial eclipse na lang. Parang kalahati na lang yung naabutan. Pero partial lang din yung nakita ko. Pero marami talagang nag-abang yan kahapon, yes. Di ba? Tapos isa pang abangan natin yung ating, syempre yung patuloy na build-up ng traffic, lalo na ngayong papalapit na yung holiday season na naman natin. Yes, naku. So di ba, talagang kapag makikita mo sa may mga bandang mall areas, nagka-crowd yung mga sasakyan talaga. Diba? Yes, oo. Tsaka dagdag pa ang daming umuuwi dahil galing sa mga school. Mm-hmm. So, feeling ko magta-traffic na talaga starting ngayon. Pero next week, mag-e-extend na din yung mga mall hours. So, magta-traffic na talaga sa abangan gabi. Natin yan, yung balitang yan. Ako. Yan po yung mga abangan nating balita ng ating mga kasangbahay. Pero narito muna ang ating mga tampok na balita ngayong umaga. Sa mga nanay natin dyan na nagpaplanong mag-shopping ng maaga ngayong holiday season, magpapatupad na po ng adjusted hours sa mga malls sa Metro Manila simula sa November 15. Sa mga kababayan naman natin na nasa ibang bansa na magpapadala po ng balikbayan boxes sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, pinag-iingat ng Bureau of Customs ang mga OFW hinggil sa mga freight forwarders na umano'y palpak ang operasyon. At para naman mapalakas ang ani ng ating mga sakahan sa bansa, nasa 3,000 hanggang 6,000 pisong fertilizer subsidy matatanggap ng mga magsasaka bago matapos ang taon. Isa rin po ba kayo sa mga maagang mag-shopping, lalo na ng pangregalo ngayong holiday season? Abaha, simula na po kasi sa Lunes, November 14, ipatutupad na ang adjustment sa operating hours ng mga malls sa Metro Manila. Kalinsabay ito ng inaasang pagbigay ng trapiko ngayong papalapit na po ang holiday season natin. At gayunpaman po mga kasangbahay, sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sinasabi po nila na exempted dito ang ilang restaurant at grocery stores sa loob ng mga mall na maaaring magbukas ng mas maaga. Alamin po natin yan sa report ni JP Nunez. Mula sa kasalukuyang 10 a.m. hanggang 9 p.m. na schedule ng mga mall sa Metro Manila, simula sa Lunes, November 14, magiging alas 11 ng umaga hanggang alas 11 na ng gabi ang mall hours sa NCR, alinsunod sa napagkasunduan ng MMDA at mall operators. Layo nito na maiwasan ang inaasahang pagbigat ng trapiko habang papalapit ang holiday season. Gayunman, may ilang establisimiento ang exempted dito, gaya na lamang ng mga restaurant na nagsaserve ng almusal, maging ang mga grocery store sa loob ng mall. Ayon sa MMDA, papayagan ang mga ito na magbukas ng mas maaga upang mapagsilbihan ang kanilang mga customer. Habang ang delivery naman ng mga produktong ibinebenta sa mga mall ay gagawin na lamang mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, maliban naman ang mga perishable items o yung mga produkto na madaling masira. Pinakiusapan rin ng MMDA ang mga mall operator na gawin na lamang tuwing weekend ang pagdaraos ng mga sale upang maiwasan ang dagsa ng mga tao tuwing weekdays na magre-resulta sa matinding traffic. Sa pagtaya ng ahensya, nasa 10 hanggang 20% ng mga sasakyan ang madaragdag sa traffic volume sa EDSA ngayong holiday season. Sa ngayon, umaabot na sa higit 400,000 na mga sasakyan ang araw-araw na bumabagtas sa EDSA na katumbas ng pre-pandemic level. Lagi naman po yan tuwing panahon ng Pasko, nag-i-increase po dahil marami pa rin po na mga taga-probinsya na lumuluwas sa Maynila para bumili ng mga kanilang gamit, damit at yung mga groceries.
So we expect po na mag-i-increase pa to in the coming days. Samantala, makikipag-ugnayan ang MMDA sa Department of Transportation upang ipakiusap ang planong extension sa biyahe ng EDSA busway hanggang alas 12 ng hating gabi upang makalibre pa rin sa mga pamasahe ang mga empleyado ng mall na gagabihin dahil sa adjustment sa mall hours. Tiniyak naman ng MMDA na may nakahanda silang mga traffic law enforcer na makakatulong sa pagmamando ng trapiko sa paligid ng mga mall upang maiwasan na tumukod ang pila ng mga sasakyan sa EDSA. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan na po yung ating bagong mall hours sa iba. No? Pa, meron naman silang nakapaskill dun sa kanilang mga social media accounts kung anong oras sila magbubukas. Mm-hmm. Usually, ginagawa na ito ng MMDA mga 2-3 years ago. Talagang kapag holiday season, ina-adjust nila yung mga mall hours, especially dun sa may Mandaluyong area, Ortigas area. Marami kasing kotse dun, sasakyan, mm-hmm. tapos dun talaga nagdadagsa yung mga tao din, di ba? So, 11 a.m. until 11 p.m. Mm-hmm. Pero yung sa iba nga, mas gusto nila mas maaga sila kasi may grocery ng bukas, yes. di ba, at 9 a.m. So, nag-grocery muna sila bago sila mag-shopping. Diretso. At kung hindi naman sila mag-grocery, pwede rin kasi may mga ibang cafes na maaga din magbukas rin na. Mm-mm. So, pwede silang magkape muna habang nag-iintay na magbukas yung mga malls. Oo. Ingat pa rin po tayo kasi yung mga malls po natin ngayon, meron na pong nagpapatupad din ng kahit hindi ka naka-face mask, ay po pwede na po. Pero, syempre, discretion nyo na po kung gusto nyo pong hindi mag-face mask or mag-face mask, pero maingat pa rin po tayo. Mas maiging maingat pa rin po tayo dahil may pandemic pa rin po tayo. Muli na mga pinaalalahanan ng Bureau of Customs ang ating mga kababayan abroad, partikular na sa Middle East, na mag-ingat sa pagpapadala ng balikbayan boxes sa Pilipinas. May tinatawag kasi na consolidators sa freight forwarders na hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Nangihingi ang mga ito ng bayad sa mga OFW para sa kanilang ipadadalang balikbayan boxes sa Pilipinas. Pero hindi naman nagbibigay ng pondo sa kanilang counterpart na forwarders sa bansa. Kaya walang naibabayad na custom duties sa mga dumadating na balikbayan boxes. Ang resulta ay natetenga sa mga warehouse ng BOC ang mga ito. Tatlong dubious freight forwarders ang pinangalanan na ng BOC. Ang CMG International Movers and Cargo Services, Island Kabayan Express Cargo LLC, at Win Balikbayan Cargo LLC. Naku, mag-ingat po kayo dyan dun sa mga manlulokong mga freight forwarders po na yan. Kasi sayang naman yung mga binabayad ng mga OFWs natin. Pinaghirapan din nila yung mga inimpake nila dun sa mga balikbayan boxes nila. Tapos biglang matetenga o kaya hindi madideliver dun sa kanilang mga mahal sa buhay. Tsaka make sure na talagang accredited yung mga freight forwarders. Mm-hmm. Kesa yung basta mas mura lang. Naku, dahil gusto makatipid. Mm-hmm. Pero ang ending, hindi na po nakakarating yung pinapadala. Sayang naman yung pinaghirapan nyo doon. Kaya po mga kasangbahay, ingat po tayo sa pagpili ng mga freight forwarders na ganyan. Pero good news naman po tayo sa ating masisipag na mga magsasaka dahil ipamamahagi na ng Department of Agriculture ang fertilizer subsidy bago matapos ang taon. Alamin natin yan sa report ni Ray Pelayo. Base sa Memorandum Order No. 65 ng Department of Agriculture, nasa 4.1 billion pesos ang nakalaang pondo para sa ayuda sa pataba ng palay. Sa December 11 ngayong taon ang nakatakdang petsa para maipamahagi ito sa mga magsasaka. Makatatanggap ng mula 3,300 pesos hanggang 6,600 pesos ang mga magsasakang may 2 hektarya pababa ang tinataniman. Layunin ng fertilizer subsidy na maiwasan ang pagbaba ng ani ng mga magsasaka. Sinasabing binawasan ng mga magsasaka ang dami ng kanilang ginagamit na abono dahil sa pagtaas ng presyo nito, kaya't bumaba ang kanilang ani ng mga nagdaang anihan. Makakatuwang ng DA ang mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng fertilizer subsidy. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magandang walita, Torina. Alam ko nitong October, naglabas ang Department of Agriculture ng 4.1 billion na addition sa budget na ipamimigay po yan sa mga magsasaka para tulong sa kanilang fertilizer. Kasi sobrang nag-increase talaga yung presyo ng mga fertilizers. Oo. Alam ko yung urea ngayon, from dating 1,500 pesos, 2,500 pesos na siya sa isang kaban. Kaya laki ng presyo na tinaas. Nakakatulong sa magsasaka itong subsidy na ito. Oo nga. Tsaka isa yan sa mga priority ng ating Pangulo, yung agriculture sector talaga, di ba? Kailangan matutukan talaga natin yan. We have to be self-sufficient also dun sa agriculture sector natin. Pero ito naman po sa iba pang balita, posible namang makaranas ang bansa ng kakapusan sa supply ng kuryente sa susunod na taon ayon sa Department of Energy. Paliwanag ng DOE, ito ay dahil sa nakaambang problema sa supply ng natural gas na ginagamit sa Ilihan Power Plant sa Batangas City. Bukod pa rito, inaasahang rin mas tataas ang demand sa kuryente sa panahon ng tag-init sa 2023. Kaya't malaki po ang posibilidad na magdeklara ng yellow alert dahil sa pagnipis ng power supply. Tiniyak naman ng DOE na may mga inilalatag na silang hakbang upang tugunan ang antas ng demand sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Abangan po natin yan. Masakit na naman sa bulsa natin yan. Tataas na naman yung presyo ng kuryente. May shortage na naman tayo. Ang hirap kasi kapag nawawalan tayo ng kuryente, especially sabi nga nila, baka sa summer season pa mag-peak yung pagkawalan. Kung kailan pa sobrang init. Pero pwede na lang siguro din silang gumamit ng ibang alternatives. Nauuso na ngayon mga solar power sa mga bahay-bahay. Mas tipid sa kuryente, mas safe din. Tama. Medyo mahal in the first. Kasi kapag sinet up nila, medyo mahal yan. Pero after nun, in the long run, mas malaki yung ititipid. Investment talaga siya. Itong mga power plants na ito, yung mga solar powers natin, di ba? Dumako naman po tayo sa advisory mula sa Maynilad Water Service para sa mga residente ng Navotas City. Makararanas po ng mahina o kaya ay kawalan ng supply ng tubig ang Barangay Daang Hari at Tanza 2 dahil sa isasagawang pagkukumpuni mamayang gabi. Sisimulan ang network maintenance works mamaya pong alas 11 ng gabi sa Rodriguez Corner, Captain Cruz Street at tatagal po ito hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Apektado nito ang mga Navoteneong nakatira sa Daang Hari at Tanza 2. Bukas naman po, November 10, isasagawa ang network maintenance works ng Maynilad sa Governor Pascual Corner, A. Leongson Street sa ganap na alas 11 din po ng gabi. Maapektuhan naman nito ang mga residenteng nakatira sa Barangay Daang Hari at San Roque na tatagal din ng hanggang alas 4 ng umaga ng November 11, 2022, araw ng Huwebes. Pero mainam na yan kasi 11 p.m. to 4 a.m. lang yan. So usually nakauwi na yung ating yung kababayan natin, di ba, mga kasambahay natin sa kanilang mga tirahan. Nakaligo na rin sila bago mawala ng tubig, di ba? Pero pwedeng mag-ipon na lang din kinabukasan kung sakaling madami-dami silang maliligo. Or maaga silang gigising katulad natin, di ba? Mag-ipon na lang sila, mag-imbak na lang sila ng imbak na lang po tayo ng tubig. Importante may ipon din tayo na tubig. Pero wag yung mga yung mga hindi na malilinis na tubig. Kailangan itapon na natin yung mga ipon nating ganong tubig. Ito naman po sa Pasig City naman po tayo. Umpisahan na mamayang alas 11 ng umaga ang muling pagbubukas ng online registration para po yan sa Special Program for Employment of Students o ESPES para sa mga out-of-school youth sa kanilang lungsod. 15 to 30 years old po ang maaring sumali rito at nasa 200 slots ang kailangang mapunan ng Pasig City Public Employment Service Office o PESO para mabuo po ang bilang ng SPES para sa taong 2022. Sa ilalim ng programa, ang mga makukuhang interns ay required na mag-report sa Pasig City Hall mula Lunes hanggang Biyernes po yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga interesado rito, makikita po ang website link ng online registration sa @officialugnayan sa Pasig o sa @PasigPIO Facebook page. First come, first serve po ang setup ng aplikasyon na tatagal lamang ng hanggang mamayang alas 12 ng tanghali.
po ah. Good news po yan para sa mga Pasigueño po natin na out of school youth. Pwede nyo na po kayong mag-apply dyan simula mamayang 11 a.m. dun sa kanilang mga link. Agahan lang natin para hindi na din sila masyadong matagalan kung mahaba yung pila. Kasi for sure, madami pong mag-a-apply dyan. Kasi scholarship, eto na, Rina. Malaking tulong yan para sa kanila, di ba? Sa mga out of school youth natin. Yes. Ayan, ito naman po sa Taguig. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Love Caravan na naglalayong maiparating sa mga Taguigenyo ang serbisyong medikal, dental at wellness sa mga Taguigenyo. Pagkatapos ng pagdaraos nito kahapon sa Barangay North Signal, gaganapin naman po ito ngayong umaga sa Panday Creek sa Barangay Palingon, Tipas. Habang sa ISG Village Court, Barangay Pinagsama naman bukas, November 10, 2022. 8 a.m. naman po ang simula ng event, subalit alas 7 pa lamang ng umaga ay gagawin na po ang registration. At first come, first serve po ang setup natin, mga kasangbahay. Mayroon ding libreng gupit at livelihood training na hatid ng Taguig Manpower Training Center. Para naman po sa petsa ng iba pang schedule ng Taguig Love Caravan, bisitahin lamang po ang at Taguig City official Facebook page na mababasa rin po ang mahalagang guidelines o panuntunan sa pagpunta at pakikilahok sa aktibidad. Samantala, itinakda sa alas 12 lamang ng tanghali kada schedule ang cut-off ng pagtanggap sa mga sasailalim sa konsultasyon. Ayan, share the love. Share the love sa Taguig, di ba? Opo, Love Caravan. Ito, sobrang swerte ng mga taga-Taguig kasi ang dalas ng Love Caravan, ang daming free medical missions, free dental. Kaya makakatulong talaga yan, lalo na medyo mahal ang pagpapacheck up ngayon. Sila na talaga yung pumupunta dun sa mga barabarangay dyan sa Taguig area. Samantala, susunod po sa GMK News. Singil sa kuryente, tataas ngayong buwan ayon sa Meralco. PNP pinag-iingat ang publiko sa bagong scam na nauuso ngayon sa TikTok. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan mamaya. Kaya huwag po kayong magpapalit ng channel, mga kasangbahay. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating mga kasama, sina Joshua, Ira, Ian, and Tini. Hello guys! Good morning! Good morning, Rina and Celine! And happy viewing po sa lahat ng ating mga kasangbahay na nanonood ngayon dito sa... Good morning, Kuya! Ang husay. Ngayong umaga, samahan niyo po kami uli ngayong Wednesday morning dahil marami kaming ihatid sa inyo ng mga impormasyon at mga mahalagang balita. Tama ka dyan, Joshua. At syempre, no, para sa ating mga kasangbahay, alam nyo naman na pwede na po nating mapanood ang ating program sa pamamagitan po ng YouTube dahil naka-live streaming po tayo sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue. And of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Dahil dyan, you know the drill. LSS po tayo, no? Like, share, and subscribe. Yun. Ito naman, kahapon, no, ipinasyal tayo ng ating production team sa Grouse Mountain sa Canada. Pero syempre, hindi naman magpapahuli ang Pilipinas pagdating sa mga ganyang nature trip. True. Kaya samahan niyo po kami pasyalan ang Gintong Pakpak Eco Park. Mamaya po yan sa trip ko to. Uy, may nakalang narinig yun, ah. Kinang yan, ah. May pakpak siya. Pero ito, sino ang nanonood ng Korean drama? Uy, taas nyo na yung mga kamay nyo. Ay, na sa'yo. Kilala ko kayo. Ay, na yun, nida. Mag-hapsum, nida. Guard. Pero kung nanonood kayo, siguradong familiar kayo sa corn dog. Kasi, di ba, madalas yan makikita or nakikita doon dahil sumikat ang corn dog as Korean street food noong year 1980. At dahil mabenta yan, maganda yan gawing negosyo. Kung paano ibabahagi namin sa inyo mamaya sa ating bread and butter. Wow! At para naman po sa mga kababayan nating madalas lumalabas ng bahay at gustong makaiwas sa air at noise pollution, meron ng solusyon dyan dahil may isang wearable device na magagamit bilang protection
sa air at noise pollution. Kung ano yan, abangan nyo po mamaya sa Teki Muna. Yes, at sa atin namang short film for today, isang kwento ng mag-asawa na may kinakaharap ng mga problema at pagsubok. Yan po ang ating matutunghayan ngayong umaga. Paano kaya nila ito masusolusyunan? Yan ang sama-sama nating abangan mamaya sa Kristiyano Drama. Wow. At ilan lamang po yan, mga kasambahay, sa mga dapat niyo pong abangan ngayong umaga. But for the meantime, magbabalik na muna po tayo sa ating kasaysayan. True. Yan, isa nga sa organizations binuo noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Ito ang nagsagawa sa pamamahagi ng pagkain at iba pang relief services sa mga naapektuhan ng digmaan. Balikan natin ang pagkabuo nito sa ating Today in History. November 9, 1943, nilikha ang United Nations Relief and Rehabilitation Administration o UNRRA sa pamamagitan ng kasunduan ng 44 na bansang kasapi ng Allied Powers. Ang United Nations Relief and Rehabilitation Administration o UNRRA ay isang administrative body na nagsasagawa ng extensive social welfare program para sa mga naapektuhan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nakatuon ang operasyon nito sa pamamahagi ng relief supplies gaya ng pagkain, pananamit at mga gamot. Bukod dito ay naglaan ang organisasyon ng masisilungan para sa mga na-displaced at mga refugee ng World War II. Ang governor ng New York na si Herbert Lehman ang naging unang direktor ng UNRRA. Tinawag niya ang organisasyon na a new enterprise based fundamentally on human brotherhood. Nasa 4 bilyong dolyarang kabuang halaga na nagamit ng United Nations Relief and Rehabilitation Administration para sa pamamahagi ng pagkain at iba't ibang tulong. Taong 1947 ay huminto ang operasyon nito at ang mga hindi natapos na proyekto ay inilipat sa International Refugee Organization at United Nations International Children's Emergency Fund. Ang ganda ng organisasyon na yan. Organisasyon. Pero 44 na governments yung ano, no? Yung kumbaga parang nag-unite para nga makatulong. United talaga. Oo, relief and, ang tawag dito? Relief and rehabilitation. Lahat. Hindi lang relief. Meron pa silang repatriation talaga yung mga naipit sa gera ng mga inuuwi nila sa mga bansa nila. Kasi sabi nga ng mga leaders na hindi sapat na manalo lang tayo sa gera dito, na matalo natin yung kalaban, na masira natin yung mga ano nila, o sumuko sila, hindi sapat yung kailangan. Para yung essence na manalo tayo, kailangan ma-heal natin yung mga nasugatan, maayos natin yung mga nasira, kasi para bumalik sa normal. Kasi kahit manalo ka sa gera, kung sira pa rin yung mga cities, displaced pa rin yung mga tao, yung mga bata, lalo na yung mga bata nung panahon ng World War, ang daming malnourished. Ang daming nagkasakit, kasi nga wala silang matanggap ng mga healthcare kasi nga sa gera sila. Tsaka pag ganyan, no, parang marirealize mo na even at times of war, parang yung mga tao, yung mga bansa, meron pa rin humanity and compassion sa isa't isa. Hindi man nagtagal itong UNRRA. UNRRA. UNRRA kasi nilagyan. UNRRA. Yes, oo. Yung UNRRA. Hindi man siya nagtagal kasi 1944 to 1947 lang siya, di ba? Pero nandun siya dun sa mga crucial moments ng World War. Talagang sila yung tumulong, di ba? Nadala nila yung mga, kumbaga yung mga dinala sa ibang lugar na ipabalik nila sa mga bansa nila, di ba? Tapos yun yung nakakatuwa kasi nakakuha rin tayo ng mga tao na magbo-volunteer, yung mga nurses natin, yung mga doctors ng panahon na yun. May isa nga ako nabasa, si Isabel Needham. O isa siyang American young nurse. Tapos, parang nakakalagay doon, kasi gusto niya talaga mag-volunteer. Sabi niya, kasi nurse ako, kaya kong gumamot ng may mga sugat. Sabi niya, kaya gagamitin ko yung kakayahan ko para tumulong. Tapos, nagsusulat din kasi siya habang nangyayari yung World War. Tapos, nakalagay doon sa phrase, doon sa last na sinulat niya, na in everything, parang every humble or so that in every humble service be done in God's name. So yun yung lagi niyang pag-asa na sabi niya, binigay sa'yo ng Diyos yung kakayahan na makatulong ka sa tao, gamitin mo siya para makatulong. Tsaka yun nga, umabot pa rin dito sa Pilipinas kasi yung Malacanang Records Office, meron silang
nakita ko din meron sa Administrative Order number 20 sa panahon ni President Sergio Osmeña na ito ngang UNRRA. Alam mo, nabubulot talaga. UNRRA. Itong UNRRA, nagsisignify siya ng willingness to help yung talagang mag-extend ng help ng material aid dito sa atin, both for civilian relief tsaka yung rehabilitation. Kaya pati sa atin, merong naging administrative order itong UNRRA. Tsaka bago sila matapos, diba noong 1947, parang meron silang mga inaalagaan pang 640,000 ng mga tao na kinukup naman nitong IRO or yung International Rehabilitation Organization na pumalit sa kanila. So kinukup pa rin ng IRO itong mga naiwan ng UNRRA. Tapos tinulungan nila, 'di ba? Yeah. Habang nandun sa kanila, tinuruan nila kung paano magkapagsimula ulit, pati yung mga bata tinuturuan nila. Kaya nakakatuwa makikita mo doon na sa kabila ng gera, sa kabila ng lahat ng nangyayaring masama, may makikita ka pa rin mabuti sa mga tao. Wow. So, kahit na yung funds, kasi ang problema nun yung mga yung Commonwealth, kumbaga yung fund ng mga bansa, naka-designate sa pang manufacture ng mga gamit sa gera ng mga panahon na yun. Kaya yung mga yung budget nila, kumbaga, yung budget nila para dito sa mga rehabilitation at saka sa pagtulong, medical, ganyan, hindi ganun kalaki. Kaya nga, pero dahil nga tinayo nila yung UNRRA, parang talagang nag-designate nila, kailangan natin maghiwalay. Hindi lahat para sa gera, kailangan magtira tayo. Kaya yun yung agreement nila na bawat bansa, ang yung Brits, pati Canada, ang daming bansa, yun nga yung UN. Sa 44 countries, marami sila na, kahit yung iba, hindi naman talaga sila kasalin sa gera. Pero nag-contribute nga sila. Tulad natin, hindi naman tayo una, hindi naman tayo kasali talaga sa mga sa European wars na nangyari nung una. Kasi ang unang naapektuhan kasi sa Europe talaga, yung mga katabi ng Germany. Mm-hmm. Talagang ang lala naman yan sa Greece, Italy, yung mga ganyan yung mga nasa land. Sira talaga yung mga kalye nila, yung mga railroads nila. Kaya yung mga gamot din, mahirap is i-transport kasi sira yung mga daanan. Yun yung isa sa mga naging problema. Kaya yung mga sakit din, ang daming nagka-malaria, tayo, ang daming sakit. Kaya nga yung mga, sabi ngayon na yung mga bata, malnourished na rin. Kaya bukod sa may sakit na sila, malnourished pa sila, hindi sila makarecover. Yun yung mga problema noon. Nagpatong-patong na siya, di ba? Kasi naman yung nagagawa ng hindi mo pagmamahal sa kapwa mo, di ba? Pero ito yung itong UNRRA, ito rin ba yung UN na yung parang countries na nag-unite? Parang hindi, kasi sa UN, yung iba hindi naman nagtuloy, di ba? Hindi, parang 4 years lang. Mm-hmm. Iba pa yung UN talaga, tinayo yun. Iba din yung mga members ng UN. Pero almost the same din sila talaga ng purpose. Parang yung mga allied forces yung kasali sa UN. Correct. Specific lang tong UNRRA talaga sa rehabilitation din. Pero ito kasing UN ngayon, ang dami na lang sakop. Siguro na-inspire din sila dun, kaya nakuha din nila yung United Nations. Kasi same, di ba? United Nations Relief. Kasi after nung gera, 'di ba? Ang daming IRO nagkaroon ng ganyan. Mm. Kasi ibang mga kumbaga yung mission ng UNRRA na kinuha din ng yung IRO and yung World Health WHO. Kinuha din nila, kumbaga tinutuloy pa rin nila hanggang ngayon. Kumbaga ang daming na-inspire nitong UNRRA ng mga organizations, kaya hindi na lang isang organization yung gumagawa, ang dami na, di ba? At lang nagsanga-sanga na yan. At yan ang nakakatuwa naman, di ba? Sa kabila nga, sabi ko kanina, sa kabila ng lahat ng nangyari, may mabuti pa rin tayong makikita. Correct. At yan po ang ating Today in History. Patuloy tayo nagpapalala sa mga kababayan natin na mag-ingat pa rin tayo dahil umiiral pa rin po ang COVID-19. At bukod sa virus, kabilang din sa nasasagap natin sa paglabas ng bahay ay ang air at noise pollution. Pero meron ngayon isang bagong wearable device na magagamit laban dito. Kung ano yan, panoorin natin sa ating Techie Muna. Bukod sa mapanganib na virus, ay maaari nating masagap sa ating paglabas ang sari-saring pollution sa hangin at maging ang labis na ingay na nagmumula sa iba't ibang bagay sa paligid. Pero alam mo ba na may isang wearable device na magagamit bilang proteksyon laban sa air at noise pollution? Ito ang Dyson Zone. Dyson Zone ay isang innovative air purifying headphones with active noise cancelling.
Mayroon itong dalawang compressor na nakalagay sa magkabilang ear cup na humihigop ng hangin. Ang pumapasok na hangin ay sinasala at nililinis ng filter bago ito tumuloy sa visor na nasa tapat ng bibig ng isang user. Sa ganitong paraan, ay purified air at virus-free ang magagamit na hangin. Bukod dito, ang Dyson Zone ay gumagamit ng state-of-the-art active noise cancellation technology, kaya siguradong wala kang masasagap na noise pollution sa iyong paligid. Kaya kung gusto mong maging safe at protected laban sa pollution, ang Dyson Zone ang kailangan mo. Ang interesting, ang futuristic ng itsura, no? Na parang mga concept lang siya na kung ano yung future. Parang ito yung mga bagay na pag kunyari tatanong mo sa bata nung mga ilang year, 20 years ago, ganun, 30 years ago, anong tingin mo itsura ng future? Parang ito yung isa sa mga naiisip nila, no? Back to the future, no? O, ganun yung mga dating, diba? Parang sa panahon nila nun, parang imposible, diba? Kasi ngayon nangyayari, meron. Kasi meron na na purified air na yung hihinga mo, tapos tahimik na tahimik. Pero gusto ko malaman, paano niya nakakancel yung tunog? Kasi meron ako na... Actually, may mga ganun na rin na mga earphones ngayon eh. Parang noise cancellation lang. Parang ganun. Pero hindi totally nawawala. Oo, ika-cancel lang. Kasi may nakita nga ako noon na isang gadget naman siya, lalagay mo sa bintana mo, magpo-produce siya ng sound waves, kaparehas ng sound waves na pumapasok sa bahay mo o something, ganyan. Ika-cancel niya. Yun talaga, noise cancellation. Cancel talaga yung tunog. Oo, ganun. Kasi parang ano, pinapropose yun sa mga condominium units. Kasi usually sa mga condo units, di ba, nasa ano sila. Pagtabi-tabi, bawal mag-ingay doon. Oo, ganyan. Magkaka-fine. Parang interesting na parang, paano kaya yung technology na to na pwede nang lumiit kasi liit na lang, headphones na lang, di ba? Paliit ng paliit. Actually, curious din ako din sa noise. Mm-hmm. Kasi, di ba, may mga articles na nagsasabi na yung ability natin to detect yung flavor ng, ano, specifically sweet and sour, na i-impair siya kapag maingay. Oo, so parang, parang medyo nababawasan yung parang flavor pag maingay. Kaya curious ako, kapag kasi minsan, di ba, pagka nasa restaurant na tayo, ewan ko, parang, para sa akin, na-experience ko yun, pag maingay, parang hindi ko malasahan masyado yung pagkain. Parang gano'n. Sino yung aming article na gano'n? Importante rin pala yun sa mga kagaya mong nagluluto. Bawal maingay. Tsaka sa kumakain din. Ay, oo, okay, mahilig kumain. O, parang lahat kasi sa akin, masarap eh. Pero speaking of pagkain, no, sabi nga ng mga nakakatanda, ito, ibang usapan naman ito, ang pag-aasawa, hindi gaya ng kaning mainit. Ayan na. Diba? Na kapag napaso ka daw ay iluluwa mo. Aba. Baka sabi kasi maingay yung ano. Maingay. Hindi mo lang kaya pala. Kailangan na naman. Ito nga, no, about sa pag-aasawa, na kapag, syempre, yung commitment yan eh. Dapat pag nasa committed ka, dapat hindi yung bigla kang magkukwit lang, di ba? Katulad nga ng pag-aasawa. No? At para mas mabigyan tayo ng ideya dito, panoorin natin ang ating tampok na storya sa Kristiyano drama. Angel, I'm sorry. Hindi pa ako ready. Kita mo naman, nawalan ako ng trabaho. Wala akong kapera-pera. Ang dami kong utang. JR, 5 years na tayo. Di ba binigyan kita ng 3 years na palugit para mag-propose sa akin? Oo, Angel. Alam ko. Pero tinutulungan ko pa si Mama at si Papa. Nakikitira lang ako dito. Puro ka excuses! Paano kita bubuhayin? Di ba gusto mo na mag-arbong kasal? Malaking bahay, marangyang buhay. Kung gusto, may paraan. Pero mukhang ayaw mo, kaya ang dami mong dahilan. Hindi sa ayaw ko, Angel. Gusto ko, pero hindi muna ngayon. Di ba gusto mo ng magandang buhay? Hindi ko mabibigay sa'yo lahat ng yun. Pag kumukulong na ba yung tiyan mo, makapakain ba tayo pagmamahal na yan? Bakit di mo ginawa ng paraan? Seryoso ako sa ultimatum na binigay ko.
It's now or never. Papakasalan mo ba ako ngayon taon o hindi? Hi, Angel. I'm sorry. Pero hindi ko kaya. Malinaw na sa akin. Angel! Sinayang mo lang ang lahat. Congratulations on your promotion, JR. Thank you, boss. Team lunch is coming next time. Okay, I'll see you in the office tomorrow. See you, boss. Thank you. Success doesn't feel as good when you have no one to share it with. Paano kaya kung pinakasalan ko si Angel noon? Siguro di ako mag-isa hanggang ngayon. Pero magiging okay kaya ang karir ko? Paano kaya kung ginawan ko na lang ng paraan yung kasal kahit wala akong pera? Napakawalan ko patuloy. Tol! Paring kumusta? June! Ayos naman, pare. Tuloy, tuloy. Salamat, salamat, tuloy. Hoy, paring Dennis! Kumusta? Magalita? Kumusta? Ayos lang. Ayos lang. Alam mo ba, pre? Salamat sa Diyos. After 2 years, promoted na ako sa trabaho. Good for you, Tol. Salamat, salamat si Paring Jun. Tol! Tol, balita ko, napatapos mo na yung bahay ng parents sa Manila. Isa pa yun, pare. After 2 years, yung mga magulang ko, maayos na sila. May sarili na silang bahay. Si Papa mo pala, kumusta? Si Papa, may bago ng asawa. Akalain mo, 10 years nang wala si Mama. Mabait naman ba? Sobrang bait, Tol. Buti pa yung Papa nito. May asim pa. Yan kasi, pinakaulang pa si Angel. Angel, si Angel. Naalala ko na naman si Angel. Alam mo, sa isang banda nagsisisi rin ako eh, pero wala eh. Nangyari na. Ikaw pala pare, kumusta na pala kayo ng misis mo? June, bakit tayo may disconnection notice? Di ba nagbigay na ako ng pambayad dyan? Eh, June na rin yung mga credit card bills natin. Tapos nakita ko, wala nang gatas. Wala na rin diet. Nag-iisip ka ba? Dapat alam mo kung anong priorities na mo. Na naman? Bakit ba tayo nagkanda baon-baon sa utang? O so, ibabalik mo sa akin ngayon ang mag-arbong kasal? Okay, don't worry, hon. I can handle this. Siguraduhin mo lang maaayos mo yan, kundi matutulog ka sa labas. Uy, pare. Tulala ka na naman, pre. Alam niyo ba kung sino yung nagmamadali? Sino? Si Jeff. Si Jeff? Oo, oh. Yung co-work natin dati. May nakilala sa dating app, after 1 month, nagpakasal sila agad. Mm. Ayun, maghihiwalay na. Lumabas na yung tunay na ugali ng babae nung nagsama sila. Kaya ikaw, Tol, okay na nag-single ka. Maaaring kung kinasal kami noon, baka hindi nga talaga nag-work yung relationship namin. Pero, maaaring mali rin ako. Si Angel! Sagutin mo na yan, Tol. Baka sagutin pa ng iba yan. Oh, hi, Angel. Sa'yo nga pala ito. Salamat. Walang ano man. Kamusta ka na? Ito, ayos naman. Ikaw, kamusta ka na? I'm doing good. Iba ka na, ha? Mukhang okay ka na nga talaga. Masaya ka nag-workout yung career mo. Salamat sa Diyos. Alam mo ba? Napagawin ko ng bahay yung mga magulang ko. Maayos na sila ngayon. Bukod doon, wala na akong utang. I'm happy for you. Salamat. Pasensya ka na pala sa mga nagawa ko sa'yo noon at sa pagpilit ko. Ako, Angel. Alam mo, may pagkakulang din ako sa'yo noon. Sana pumayag na lang ako. Wala yun. JR, sasabihin sana ko sa'yo. Kaso, nahiya ako eh.
Ba't ka mahiya? Huwag ka na mahiya. Hindi ka naman ibang tao sa akin. Ano ba yan? Kailangan kasi ng pera. Mapapautang mo ba ako? Hihiram ko sa akin ang pera? Bakit hindi? Kailan mo ba kailangan? As soon as possible sana. Salamat ha. Nandiyan ka pa rin. Sobrang laking tulong ka sa akin. Kaso, kailangan ko na umalis eh. Walang ano man yun. Palagi kung saan nandiyan ka. Masaya ako. Eh, paano ba? Tatawag ba ako sa'yo? Text mo ko, paano? Anong oras ka tatawag? Actually, ako na lang pala ang tatawag ko magta-text sa'yo. Huwag mo ako ikokontak ha, hanggat di kita kinukontak. No problem. Sige, mag-ingat ka ha. Sige. Mauna na ako. Bye-bye. Pasensya ka na ha. Dito pa tayo nagkita. Oo, layo na Angel. Alam mo, masaya nga ako. Nakita ulit kita. O nga pala. Ito nga pala yung nira mo. Huwag kang mag-alala. Saka mo nabayaran niya kapag nakaluwag-luwag ka na. Talaga? Ito ba ang overtime na sinasabi mo? Ano ginagawa mo dito? Ikaw, sino ka ha? Angel? Jessie, tama na. Kaibigan ko ka. Nanghiram ako ng pera dahil kailangan natin ng pambayad sa pambayad? Upa. Kasi ginagasta mo yung pera natin sa mga bisyo mo. Tsaka, ako ba talaga may kasalanan? Hindi ba ikaw ang unang nangaliwa? Para sa'yo, hindi sapat ang kinikita ko, kaya nag-aanap ka ng iba. Pero sobra na yan, pare. Tama na yan. Huwag kang makailam dito! Sa'yo na yung pera mo. Hindi namin kailangan yan. Tara, buwi na tayo. Mukha akong takaroon ha. Kala ko this time pwede na. Umasa pa naman ako. May asawa na pala si Angel. Hirap maging masaya. I think you need this. Jen, pasensya ka na. Nakita pa ako sa ganitong sitwasyon. Kailan nahihirapan ako. Okay lang yun. Tsaka alam ko rin naman yung nangyari sa inyo ni Angel. Kasi naman, gusto ko na mag-settle down. Eh, kung hindi pa nga siya ready, anong magagawa mo? Di ba nga, sabi nila, ang pag-asawa ay di daw madali. Kaya dapat, emotionally, mentally, financially, at higit sa lahat, dapat spiritually prepared ka. Dapat, yung pag-aasawa ang kalooban ng Diyos. Ay nako, ang sabihin mo, marami siyang dahilan. Hindi naman siguro sa ganun. At kung kayo talaga ang para sa isa't isa, pagtatagpuin uli kayo ng kapalaran. Tagal na rin yun. Simula nagpakasal si Angel, hindi na kami nakapag-usap ulit. Masakit nun. Umasa ako. Pinaniwala ako sa sarili ko na pwede pa maging kami. Ipag-asa pa. Dapat pinakasalan ko na lang siya, pero kailangan ko tulong ang mga magulang ko. Yung karir ko, baka kung tinuloy ko yun, nagaya ako sa kanilang mag-asawa. Ganun talaga. Di natin alam ang puso ng tao. Or siguro, di lang talaga meant to be. Tignan mo nga, may asawa na. Hayaan mo, JR, paraan din to ng Diyos. Para ipakita niya sa'yo kung ano yung hindi niya kalooban. Salamat sa mga payo mo, ah. Pasensya ka na. Bakit pa akong ganito? Naiintindihan kita, JR. Ako din, eh. Napakahalaga para sa akin na matupad muna yung mga pangarap ko para sa magulang ko. Yun bang tumanaw muna ng utang na loob? Maging stable ang career. Hindi naman mali ang nararamdaman mo na gusto mo na maging handa. O siya, JR, alis na ako ha. I hope you feel better soon. Maraming salamat ha. Ingat ka. Thank you.
It's been a while. Kumusta ka na? I'm doing good. Ikaw, kumusta ka na? Ito, maayos naman ako. Simula nung huling nakita tayo. Ito nga pala. Salamat pa sa mga payo mo. Oo naman, wala yun. Ano nga palang ginagawa mo rito sa neighborhood namin? Ah, nabili ko na kasi sila mama at papa ng bahay dito. I'm sure, proud na proud silang may anak silang katulad mo. Kumusta nga pala yung mga magulang mo? Awa ng Diyos, okay naman sila. Actually, kaya nga ako nandito, 50th birthday kasi ni mama eh. In-invite ata niya lahat ng mga tao sa neighborhood eh. Kung wala kang gagawin, gusto mo sumama ka na? Wala naman akong gagawin. Salamat sa pag-invite. Tara na, tulungan na kita. Sure. Dapat ko lang hintayin kung anong ibibigay sa akin ng Diyos. Kung ano talaga ang kalooban niya. At hindi yung kalooban ko lang. Sa pagpili na makakasama sa buhay, hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. Madami tayong dapat i-consider. May takot sa Diyos, mapagmahal, at makakatulong mo sa lahat ng bagay. God's timing is the perfect timing. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kawikaan 19:14. Mahusay. Pag may mabait ka palang asawa, binigay siya sa'yo ng Diyos. Yes. Tsaka ang ganda ng lesson, na parang kapag hindi, yung mga bagay na hindi natin kontrolado, kapag hindi binigay sa atin, ibig sabihin, hindi siya kaloob ng Diyos. Kaya huwag tayo masyadong mababalisa kasi nga hindi siya kaloob sa'yo ng Diyos. Baka may mas better na dadating. Tama. Oo, tsaka yung reason na kaya hindi pa siya nagpapakasal, eh, kasi gusto niya tulungan yung pamilya niya. Gusto niya mabigay niya rin yung pangangailangan mo. Diba yung payag ganun, na ikasal kayo ng bongga, pero pagkatapos ng kasal, wala kayong makain. Eh, di ba napakahalaga na malusog yung pangangatawan mo? True. Para makagawa ka, di ba, ng maayos. Kasi di ba, hindi ka makakapagtrabaho kung mayroon kang sakit. Pero may mga kapwa tayo na dahil sa kahirapan ay hindi naman makapagpatingin sa doktor. Kaya ang MCGI ay nagsisikap na makapagsagawa ng medical mission para maabot ang mga mahihirap nating kababayan dahil MCGI cares. Sumulat po tayo sa MCGI na sana po magkaroon ng medical mission dito sa Dr. Clark. Pinaonlakan naman po nila. Salamat po sa Diyos. Maging produktibo sa paggawa, dapat malusog ang pangangatawan. Pero kung ang healthcare service ay hindi na kayang tustusan, madalas ang sakit ay tinitiis na lang. Hindi na po ako nagpapatikap kasi implinisyo ko, ang ipatikap ko, ibili na lang ng pagkain. Kung hindi na kaya ng arawan o buwan ang kita ang magpakonsulta sa doktor o espesyalista, ang Members Church of God International o MCGI ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng isinasagawang free medical missions sa iba't ibang lugar. Libreng konsulta sa doktor, dentista, libreng gamot at salamin sa mata. Mga paraang makakatulong sa kapwa. Tinuturo sa aming pagsasama-sama sa MCGI ang isang patas, pantay na paglingap sa abot ng aming magagawa sa bawat tao. Hindi po kami political ang habol. Ang habol natin ay purely charitable. Kaya ito po, ginagawa ko ito sa lahat ng tao ito. Kahit anong reliyon, kahit ano pang klaseng tao,
Ito po ay serbisyo sa lahat ito. Ang Diyos po ang dapat natin muna ay pasalamatan. Kami po ay mga katulong po na maliliit upang ang kalooban ng Diyos ay magawa. Dahil po sa pandemic, nalaman po natin yung sitwasyon nila sa buhay na medyo nag-iikahos. So, sumulat po tayo sa MCGI na sana po magkaroon ng medical mission dito sa Derek Clark. Pinaonlakan naman po nila at salamat po sa Diyos. Kapaggawa ng kabutihan ng pag-uusapan, mahuhuli ba ang Members Church of God International? Ang isang manifestasyon ng pagiging bayan ng Diyos pag namasikap sa mabubuting gawa. Ganun talaga, napaka-importante talaga yung mabigay natin yung pangangailangan ng mga kababayan natin pagdating sa aspetong medikal eh. Ah. Diba? Kasi nga, totoo naman yun, kung hindi maayos yung pangangatawan mo, paano mabubuhayin yung pamilya mo? Diba? Kaya salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon bilang mga miyembro ng Church of God International na makatulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Mm-hmm. Tsaka totoo yun, no, nakaramihan din dito sa Pilipinas. Mm. Mga kababayan natin, may sakit na, nagtatrabaho pa. Kasi likas naman talaga sa atin yung pagiging mapagmahal sa pamilya. Talagang inaaruga natin yung ating pamilya. Kaya yung mga kababayan natin, karamihan sa kanila, may hirap na ang nais makapagtrabaho at magkaroon ng maalawang pamumuhay. Kaya nagsisikap sila sa pagtatrabaho sa pag-asa na aasenso din pagdating ng panahon. Pero kung susunod ba tayo sa katwiran ng Diyos at sasama sa katotohanan, gaganda ba ang kalagayan ng ating hanap buhay? Alamin natin ang kasagutan sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Alam niyo, pag kumikilala kayo sa Diyos, may pangako po ang Diyos eh. Hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pababayaan. 13:5 ng Ebreo. Pakinggan niyo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Tanyo, kung naniniwala po tayo sa magagawa ng Diyos, sabi niya, pagka ikaw ay matapat sa Kanya, hindi ka maibigin sa salapi. Marunong kang masiyahan sa iyong tinatangkilik. Meron kang feeling of gratitude sa Diyos. Kahit nakaunti lang, ipinagpapasalamat mo na sa Kanya, meron siyang pangakong kasunod. Hindi kita pababayaan sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Alam nyo, naranasan po ito ng mga lingkod ng Diyos, gaya ng haring si David. Sabi niya dun sa kanyang pagtatapat sa Diyos, ay ganito ang sinasabi sa awit. Ako'y naging bata at ngayon'y matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Tamo, pagka matuwid ka po sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos eh, na magpalimos ka ng tinapay, hindi po mangyayari yon. Karanasan ko po yon, kapatid. Ako po ay galing sa pamilyang mahirap. Mahirap lang po kami sa lahat ng Suryano. Kami lang yata ang pinakamahirap sa lahi ng aking ama. Yung aking kasing mga tiyuhin, mga pinsang kong buo, mayayaman. Yung isang pinsang kong buo eh, super millionaire yun eh. May-ari ng mga hotel sa Visayas at sa Mindanao. Mayayaman ang pamilya ng aking ama, pero kami pinakamahirap. Pero awa ng Panginoon Diyos, yung aming buhay magaang. Eh halimbawa, wala ka namang pera, wala ka namang sakit. Eh meron ka nga 1 million. Ha? Eh nagpapadialysis ka naman. Eh di sandali, mauubos yung 1 million mo. Eh wala kang pera. Eh wala ka naman sakit sa bato, di ba malaking bagay na yon? Yung wala ka lang sakit, nakakaraos ka araw-araw, lalo nang nakakapaglingkod ka pa sa Diyos, malaking bagay na po yon.
Yung hindi ka magpalimos ng kakainin mo, kahit na bayane, tuyo lang, hindi ka naman nagpapalimos. Kumikita ka kahit pambili lang ng tuyo. Ang sabi po sa kawikaan ganito, kapatid. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Nakita niyo po ba yan? Kahit tuyo lang yung subo mo, walang sabaw. Wala ngang gravy eh. At saka isang subo lang. Pinag-aralan ko yung Biblia sa eksperyensya. Kahit isang subo lang, mabubuhay ka. Ako eh, minsan makasubo lang ko lang isa, okay na eh. O mas maganda pala yun sa katawan, awa ng Panginoon Diyos. Basta't may pagtitiwala ka sa magagawa ng Diyos, di ka naman mamamatay. Sinubukan ko, hindi ako kumain ng 10 araw na buo. 10 araw, hindi ako kumain, di naman ako namatay eh. Kaya hindi ka naman mamamatay sa gutom kung may pagtitiwala ka sa Diyos eh. At kung masipag ka, eh siguro naman, di ka namatay sa 10 araw na hindi ka kumain, baka sa 11 araw makakita ka na ng trabaho. Ang totoo, magtinda ka nga lang ng banana queue, kikita ka naman eh. Ang buhay ng tao, nasa kamay ng Diyos. Kahit wala kang perang marae, huwag ka lang bigyan ng Diyos ng sakit, iligtas ka lang sa disgrasya, sa mga usapin, sa iba't ibang gulo, maligaya ka na sa buhay. At pag ikaw ay naging tapat sa Diyos, makikita mo pa ang langit. Thank you, Brother Eli Soriano. Mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil mamaya ay makakasama naman natin si Dr. Camille Garcia na isa pong psychologist. And very interesting ang topic natin dahil isi-share ni Dr. Camille sa atin ang mga tips for anger management. Pero bago po yan, antabayanan niyo po sila sa ilang sandali ang ating balitaan with Ms. Rina Villamor Camara and Ms. Celine. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Miyerkules, November 9, 2022. Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. National Grid Corporation of the Philippines pinagmumulta ng mahigit 5 milyong piso dahil sa paglabag sa patakaran ng Department of Energy. Singil sa kuryente, tataas ngayong buwan ayon sa Meralco. Panukalang magkaroon ng National Police Clearance System sa bansa, inaprubahan ng komite sa Senado. Pangulong Bongbong Marcos Jr., pinag-aaralang isailalim ang NDRRMC sa ilalim ng pamahala ng Office of the President. PNP nagbabala sa bagong scam na nauuso ngayon sa TikTok. Blood moon o total lunar eclipse, nasilayan ng mga Pilipino kagabi. Una sa ating mga balita, pinagmumulta ng Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation of the Philippines ng mahigit 5 million pesos dahil sa paglabag sa isang polisiya ng DOE. Samantala, posible namang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Nobyembre. Para sa detalye, may ulat si Asher Kadapan Jr. live. Asher, good morning. Anong polisiya ng DOE ang sinasabing nilabag ng NGCP kaya sila pinagbumulta? Good morning, Rina. Nilabag ng National Grid Corporation of the Philippines itong Ancillary Service Competitive Selection Process o ASCSP policy ng Department of Health. Alisunod ito sa circular na inilabas ng DOE kaugnay sa proseso ng pagkuha ng power reserves ng isang system operator gaya ng NGCP. Sa pahayag na inilabas ng ERC, sinabi nito na sa ilalim ng naturang polisiya ay obligado ang NGCP na kumuha ng approval ng DOE sa terms of reference bago ang publication ng nabanggit na system operator ng invitation to bid
o ITB. Ito ay para matiyak na kasang-ayon nito ng pulisiya at para na rin sa transparency, competitiveness at bid opportunities sa mas maraming kwalipikadong pasilidad. Ngunit ayon sa Energy Regulatory Commission, nilabag ito ng NGCP nang tumuli ito sa paglathala ng ITP or ITB kahit wala pang pagsang-ayon ng DOE. Bunsod nito, pinagmumulta ng 5.1 million pesos ang NGCP dahil sa ito pagsunod ng grid operator sa pulisiya ng DOE. Ayan, sinabi ng NGCP na dispayado ito sa tila pag-atake sa kanila. Ito lang, nakaharap na naman sila sa parehong economically motivated political maneuver. Samantala, sa isang panayam ay sinabi naman ng Manila Electric Company na posibleng may bahagyang pagtaas sa singil ng Meralco ngayong Nobyembre. Pangunahin dahilan pa rin ito ang oil price hike at pagtaas ng palitan ng piso laban sa dolyar. Rina, ngayong araw ay naktakda namang ipahayag at i-anunsyo ng Meralco ang pinal na power rate adjustment na ipatutupad nila ngayong buwan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Asher Kadapan Jr. Inaprubahan ng komite sa Senado ang ilang panukalang batas na layong magkaroon ng sentralisadong sistema para sa pag-apply ng police clearance at forensic DNA database. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Suportado ng Philippine National Police o PNP ang panukalang magkaroon ng National Police Clearance System sa bansa sa Senate Bill 725 na inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dati ring PNP chief. Layo nitong magkaroon na ng sentralisadong database mula sa lahat ng local police stations upang mapadali ang pag-check sa criminal records ng mga mag-a-apply ng police clearance. Pero pangamba ng National Bureau of Investigation o NBI, posibleng magdulot ng kalituhan sa publiko kalaunan kapag nagkaroon ng panibagong National Clearance System. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, iginiit ng NBI na mandato nila ang pag-maintain ng criminal at non-criminal records. For example, Mr. Chair, what will happen if the records of the other system will indicate no criminal records, while in our database it will indicate with criminal, which will prevail? Iminungkahi ng NBI na sumali na lamang ang PNP sa National Justice Information Service kung saan ma-access ang database ng iba't ibang ahensya sa ilalim ng Department of Justice. Tiniyak naman ni De La Rosa na ikokonsidera ang punto ng NBI pero nanindigan itong dapat pa rin anyang suportahan na gawin ng sentralisado ang police clearance system ng PNP. Huwag ninyong pigilan yung kanilang growth. Payag kayo na yung kaibigan yung PNP parang kingkoy-kingkoy lang pagdating sa mga kriminal. Ini-clear niya ang pulis ang isang tao na mayroon parang warrant of arrest doon sa Caloocan or sa ibang ang bayan. So gawin natin para maging credible yung PNP, i-nationalize natin yung clearance system nila. But then again, we respect your mandate na kayo yung National Clearinghouse. Hindi agawin ng pulis yan. Samantala, tinalakay din ng komite ang panukalang pagtatatag ng forensic DNA database na ayon sa PNP, makatutulong sa mabilis na pagresolba ng mga krimen. Ayon sa isang eksperto, malaking tulong ang naturang database sa agarang pagtugi sa mga kriminal at makatitipid din anya ang gobyerno. When you have a big database that hits at that high rate, you're preventing a lot of crime because you find the right criminal quickly, you remove them from the community, and they're not able to go on and commit more crime. Pero nais ng NBI na matiyak ang kakayahan ng mga miyembro ng pulisya sa tamang pagkolekta ng DNA samples. Tanging lisensyadong forensic chemist o biologist lamang anila ang maaaring mangolekta ng DNA samples sa NBI. There's already a system in place. We can work together. We can have several DNA databases. Pero what is important is who will collect, who will store, who will process, and we should not break confidentiality and also the chain of custody of evidence. Aminado ang PNP na kulang pa sila sa chemist sa ngayon, kaya patuloy anila ang kanilang pagsasanay sa iba pang miyembro ng pulisya. Nagte-training po tayo, sir, sa mga personnel natin, sir, yung mga assigned sa DNA and also yung mga investigators natin, nagpapaseminar rin tayo kasi sila naman sir yung nauuna sa crime scene.
Sa ngayon, tatlo pa lamang ang DNA laboratories ng PNP sa bansa. Iminungkahi naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG na matiyak na alinsunod ang DNA database sa data privacy law. Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong maglabas ng Whole Departure Order o HDO ang Department of Justice laban sa suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag at Bucor Official Ricardo Zulueta. Ang ikakasang HDO ay kaugnay sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Narito ang report, Dante Amento. Nilinaw ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla na hindi na kailangan mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief na si Gerald Bantag. Gayon din kay Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta dahil sila ay mga opisyal ng pamahalaan. Pero maghahain ang DOJ ng Whole Departure Order para mapigilan na makalabas ng bansa sina Bantag at Zulueta. Actually, ano eh, there's no need because they're public officials. They cannot leave the country without any travel authority. Ang mas mahalaga lang talaga dito, we will be already filing a whole departure order. I already stuck with the staff. Hinamo ng kalihim si Bantag na harapin ang kaso at makipagtulungan sa investigasyon kung talagang wala itong anumang tinatago. Tiniyak ng DOJ na walang bias na gagawin sa pag-iimbestiga sa kaso. Participate in the preliminary investigation. Kung wala kang tinatago, put your money where your mouth is. Kung meron ka talagang deniability, sabihin mo sa amin. Ilabas mo, gawin mo affidavit. Gumawa ka ng sworn statement mo. Ang dalawa ay kinasuha ng NBI at PNP noong Lunes ng dalawang counts ng murder bilang mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa middleman na si June Villamor. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bagong scam naman ang nauuso ngayon. Kung dati ay mga simpleng text message lang ang ipinadadala ng mga scammers, ngayon ay may kasama na itong video. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Mula sa mga text messages na naglalaman ang napanalunan sa isang raffle hanggang sa pag-aalok ng trabaho na may malaking sweldo, nag-level up na ang mga scammer upang makapangloko. Ngayon naman, link ng TikTok video na may caption na, "Ikaw ba ang nasa video?" Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, huwag magtatangkang i-click ang mga nasabing link mula sa mga hindi naman kakilalang sender dahil isa itong scam. Mahahak-aniya kasi ang inyong social media account hanggang sa magamit ito sa panghihingi ng pera sa inyong mga kakilala. Malaki rin ang panganib na babuksan ito maging ang inyong mga GCash account. At kasi once nakinlik niyo po yan ay i-divert po kayo sa another account at without you knowing it ay nakukuha na po yung mga personal accounts niyo including GCash accounts actually na marami na po tayong na encounter na ganyang problema at nakireceive na complaint. So let us all be careful in dealing with the unknown na spam senders po. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang naturang TikTok link. The PNP Anti-Cybercrime Group is now looking at the possibility na iisang grupo yung behind this kumakalat na mga TikTok na ang purpose po talaga is yung victimize yung ating mga mahihilig talaga dito sa mga social media accounts. Bunsod ng patuloy na pamamayagpag ng mga scammers sa social media, pinalawak na din ng PNP ang kanilang cyber patrolling. Hindi lamang po ngayon ang ACG ang binigyan ng instruction to conduct intensified cyber patrolling. Pati na po yung ating mga station ay tinuruan na rin po at nag-inorient na po sila on how to properly conduct cyber patrolling to identify yung mga ganitong klase nga po ng TikTok, mga lumalabas sa TikTok na yung iba nga po ay enticing yung ibang mga kababayan natin to click. Base sa tala ng PNP ACG, mayroon ng 118 reklamo ng scam sa social media ang natanggap nila sa loob lamang ng 3 buwan.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim na sa pangangasiwa ng Office of the President ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ang iniisip ng Pangulo na gawin upang mas maging epektibo ang disaster response ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribo. Nais nang ilipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the President ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Matagal na niya itong ipinapanukala at para sa Pangulo ay napapanahon ng paigtingin ng disaster response ng pamahalaan sa gitna na rin ng climate change. We will put the disaster response team, the national response team under the Office of the President. And I think that we are headed in that direction so because of the weather that we are suffering now from the effects of climate change. So we have been discussing many things about the rescue and relief that we have been undertaking in the past few weeks now. And I think that overall, we can say that the response to the disaster response has been a good one. However, I believe that there are ways when we can even make it more streamlined. Ito ang pahayag ng Pangulo matapos ang kanyang pagdalo sa 9th na anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City kahapon. Ayon pa sa Pangulo, kailangan ng ipatupad ang mga reforma lalo't palakas ng palakas sa mga bagyo at iba pang kalamidad na dumarating sa bansa. Unfortunately, since I have been coming from typhoon prone areas, nakikita natin that Yolanda really was the first of the new normal. At ito na talaga ang ating nakita ninyo nangyari sa Mindanao, nakita ninyo nangyari sa Central Luzon. All of these areas were hit now by one typhoon, which is something new. Marapat lamang anya na maging proactive at responsive ang mga plano ng pamahalaan sa mga paparating na kalamidad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan ngayon ang tinatawag na red wave sa isinasagawang midterm election sa Amerika kung saan mas pabor ang mga botante sa mga Republican candidates. Mula sa Los Angeles, California, USA, makibalita po tayo kay Klein Sinca Live. Klein, kumusta na ngayon ang botohan dyan para sa US midterm? Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Nakataya ngayong araw ang control sa U.S. House of Representatives at U.S. Senate sa ginaganap ng midterm election sa bansa. Favored na makontrol ng mga Republicans ngayon ang dalawang kongreso ayon sa mga pinakahuling datos ng survey. Ayon sa polls, pangunahing kinukonsidera ng mga botante ang issue na ekonomiya, inflation, crime at security na siyang ginagamit na issue ng mga Republicans laban sa mga Democrats. Sa kasalukuyan, hati ang Senado sa pagitan ng dalawang partido na may tiglimang po na membro at maaaring ma-determine kung sino ang magkocontrol dito sa resulta ng eleksyon sa mga swing state at ng Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Arizona at North Carolina. Samantala, inaasa ng mga Democrats na makakatulong sa kanilang Get Out of the Vote campaign ang issue na abortion rights at ang patuloy na pagbaba ng unemployment rate ng bansa. Sa House of Representatives, inaasa na ang tinatawag na red wave na kulay ng mga Republicans na highly favored na makuha ang majority dito. Ayon sa mga political analysts, isa sa inaasahan ng mga Republicans na ang posibleng pagkuha nila ng majority ng US Congress ay maging referendum sa performance ni President Biden at maaaring makaapekto sa performance nito sa susunod na dalawang taon. Maging sa governor's race ay dehado ang mga kandidato ng Democrats sa traditional blue states na New York at Oregon. Ang makukuha ng Republicans ang U.S. Congress, maaaring magresulta ito sa pagkaantala ng priority bills ng Biden administration tulad ng abortion rights, immigration at maging ang pagtulong ng U.S. Ukraine at Russian war. At yan ang balita mo ito sa Amerika. Balik sa inyo sa pinag-alaman.
Maraming salamat, Klein Singka, live mula sa Los Angeles, California, USA. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of 1 John chapter 2, verse 1. My little children, these things I write unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Sunod sa GMK News, a blood moon na silayan sa Metro Manila at ilang probinsya kagabi. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Sa ating usapang pangkalusugan. Ngayon naman po, makakasama natin mga kasambahay ang ating pong psychologist na si Dr. Camille Garcia. Good morning, Doc. Alam kong napakaganda po ng topic natin ngayon para po sa mga mahilig ma-stress at tumataas ang boses kapag nagkakaroon ng ganito. Nagiging soprano. Ano po ba ang ating topic for today? Okay, ang topic natin is about anger management. Pero siguro dapat din nating bigyan ng kahulugan kung ano ba yung sinasabi na pagiging magagalitin o yung tinatawag nating na anger. Kasi yung anger mismo, emotion siya na hindi natin maiwasan. Lahat tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng emotion na magre-react sa isang sitwasyon. Lalo na kung sasabihin natin na talagang nakakairita o nakakainit ng ulo. So, yun, okay lang. Talagang magkakaroon ng pagkakataon na pwede tayong mapasigaw o yung talagang aabot sa punto na yung nanggigigil tayo. Kumisan, napapabato tayo ng mga gamit. Pero, ito ay maaari ring sabihin natin na symptoms din ng ibang mga mental health issues. Kaya kung ito ay hindi makokontrol, talagang merong tendency na aabot tayo sa punto na kailangan ng anger management. Kasi ang anger management per se ay isang therapy na ginagawa dun sa mga taong hindi na nakakakontrol ng ganitong klaseng behavior. Kasi dalawa yan eh. It's either you become physically angry as in yung talagang maninigaw ka, babatuhin mo, tapos magdadabog, and then you become violent. And then, pwede naman din sasabihin emotionally na talagang yung manggigigil ka, tapos ang gagawin mo, magkukulong ka na lang sa kwarto. So, it's either, ano siya, outward, yung makikita mo yung physical manifestation. Ang inward na anger, pwedeng ito umabot sa puntong mag-self-harm. Sa sobrang galit mo, talagang yung inis na inis ka, sasaktan mo na lang yung sarili mo o kaya naman, di ba yung nakikita niya iba, yung talagang inuumpog-umpog yung ulo sa ano. Oo, tapos yan na yung parang sometimes, no? Yung mga ganun, parang galit na galit, tapos ang sasaktan na lang sarili. Tapos meron naman tayong tinatawag na passive anger, yung bang tatahi-tahimik lang, pero pag nagalit, sobrang sasabong. So, pag yung ganun, yun yung nakakatakot kasi pag nag-pile up na, tapos biglang may nagsabi yung kahit na ano lang na bagay na ano, tapos biyano, pag nagkaroon ng triggers, eto na, nakakatakot na. Yun. Pero mayroon po ba mga kunyari conditions na sabi niyo po kayo na may mga nagagalit naman po talaga normally, pero may mga dahilan. Pero mayroon po bang conditions na parang irrational po minsan yung galit nila, na parang wala naman dapat ikagalit, pero parang lagi silang galit, parang ganun po. Ayun, meron talaga, di ba sasabihin natin, lalo na pag sa ibang mga matatanda, naku, parang bakit yung lola ko sobrang napaka-irritable. It comes with the age. And then, tatandaan natin, ano, dahil may mga pagkakataon, lalo na sa mga kababaihan, na pag nagkaroon na talaga na sa premenopausal period talaga,
ang tendency, nawawala na yung estrogen. So, yung pag bumababa ang estrogen level niyan, tumataas naman yung testosterone level. So, ibig sabihin, pag yung ganun, yung parang pagiging panglalaki ng gagalaitis sa galit, yung mga tipong ganun. Kaya, yung ibang mga kababaihan, kung kailan sabihin pag umabot na ng 40, 45, yung bang masobra yung galit na talagang sasabihin, hindi lang talaga verbally na nagagalit, tapos sasabihin, yung meron talagang aabot sa punto na yung mambabato, yung mga tipong ganun. Or kaya talagang kahit sa mga anak nila sasabihin, yung irritable talaga kaagad na konti, yung wala talaga yung pasensya. So, maabot talaga sa ganung pagkakataon. Ngayon, meron naman din na yung iba, pag nagkaroon ng medical condition, yung na-stroke, diba, kumisan, naging irritable. Tapos, ang daling magalit. Oo. So, parang walang dahilan na, syempre, pag yung gustong-gusto nilang dati, nakakalakan, napaka-aktibo, tapos, all of a sudden, hindi na nakakagawa. Hindi nila ma-explain, ma-express yung sarili. Oo, di ba? Kaya talagang kumisan, kung may tungkod din, talagang, ipapalo na ng ganon. So, yun, ganun talaga yung pwedeng mangyari. At the same time, meron din namang ibang mga pagkakataon na katulad ng sakit na diabetes na yung pagiging irritable mo, kaya din yung possibility na madali kang magalit. Kasi isa yun sa mga dahilan na pagiging talagang mababa or biglang taas ng blood sugar mo, tumataas din yung stress level mo, kaya andali mong magalit. So yan, mga medical conditions yan. Pero kung sasabihin mo mga psychological conditions, kagaya ng depression, isa yan palagi sa symptoms ng depression, hindi yung palaging malungkot. Pwedeng talagang magagalitin or irritable or talagang napaka-agresibo nila to the point na yung magsasalta, lumahis ka dito, parang ganun yung galit na ganun na sinasabi. Pero pwede din naman na yung iba, lalo na pag yung sabihin natin, nagkakaroon ng alcoholic abuse. Mm-hmm. Yung pag-inom ng alak ng sobra-sobra, kung napapansin nyo, pampelikula, di ba talagang na-express lalo yung sarili nila, nagwawala. Mm-hmm. So, yung may galit din yon. At meron bang ibang mga conditions, katulad ng yung tinatawag na oppositional defiant disorder, wherein yung may mga teenagers na andali talagang ma-irita to the point na, di ba, yung sumasagot sa magulang. Oh, tapos parang nagugulat ka na parang ba't pinagkakaganti yung anak ko. So yun, yung mga tinatawag na oppositional defiant disorder. Ngayon, yung ibang yung tinatawag na conditions sa mga psychological disorder katulad ng ADHD. Mm-hmm. Di ba may mga pagkakataon na sila pag yung bata na ano na irita na ganun sa so, di ba yung kumisa nagtatatakbo lang tapos sasabihin niyo ano nagbabato ng gamit tapos nagiging pasaway. So yan yung mga talagang may mga mental health issues na kumisan hindi natin naisip na akala natin anger management lang yung kinakailangan pero meron ding kinakailangan na they have to seek professional help para maintindihan talaga yung kondisyon. So yun doc no kasi po kailangan nabanggit niyo po na to seek professional help. Pero ano po ba yung mga tips para po ma-manage po natin ang anger ng isang tao? Okay, kahit na sinong tao, kumisan, pag talagang inuna yung galit, hindi nag-iisip ng tama eh. Hindi rasyon. So, kinakailangan talaga na bagong pagkakatanggan, siguro dapat eh, pag-isipan muna nila na kahit huminga na sila isang beses, parang, tama ba yung gagawin ko? Teka muna. Kasi tayo, pag yung may biglang sumugod sa atin, tapos kakalabanin mo rin ng emosyon, di ba? Ang nangyayari, bangga talaga sa salpungan. So, wala talagang nangyayari kung hindi talagang magagalit ka rin. And then, yung possibility na siguro dapat pagdating sa ganyan, medyo kalmado ka muna para masabi mo ng tama. Halimbawa, di ba, meron tumawag sa phone. Tapos, di ba, galit na galit ka. Tapos, di ba, parang gusto mong kontahin. So, mas maigi siguro sandali ah, tapos ibaba mo yung phone, tapos kalmado ka, isulat mo lahat yung gusto mo sabihin. Para mas pagsulat organize yung thoughts ko, no? Para pag sinabi mo, ito yung pupunta ko sa inyo ha, kasi talagang kung hindi ito yung mga mangyayari, ito yung mga posibleng mangyayari. So yung, you have to, hindi lang planado, kung hindi talagang kailangan maging kalmado ka. Mm-hmm. Yan. Tapos and then, yan, meron tayong tinatawag na mga anger management exercises eh. So, hindi lang siya yung, pag yung una, siguro ang talagang mas maigi, hindi ka naman tumatalikod sa galit mo. So, pero mas maigi na ilakad mo muna.
Parang gano'n na, parang maglakad ka. Tapos meron din mga breathing exercises na talagang sasabihin gano'n, oh, mag-count ka, ano, pabaliktad, hindi pa pwede yung, ano, kasi 1, 2, 3, 4, 5, baka, ano na, parang madali. Baliktarin mo, parang yung 199, parang kumisan yun, mag-isip ka, madali. So, ililipat yung isip mo dun sa pag oo, dahil kasi pagdating sa gano'n, ang tendency, parang, ipinapahinga mo yung ano yung galit mo. Dahil remember, ang isa sa yung set of emotions natin, yung amygdala natin, pag talagang nandyan yan, na mag-a-act up siyang ganun, ang unang talagang papasok na emotion is galit. So, kailangan sabihin natin na, teka muna, sandali lang. So, talagang kinakailangan, yun talaga, time out muna, time out. Dahil kasi, kahit di ba sa mga laro, pag umiinit na yung laro, di ba, sinasabi, time out, time out. Time kasi out. Ang nangyayari, imbis na gumagaling, di ba, nagkakamali lalo. Ubulin niya. Oo. Tsaka nagkakaroon ng error sa mga, ano eh, sa mga, yun sa competition na ganun. So, talagang yung mismong sinasabi ng coach, teka, time out tayo. Kasi we need to try to find possible solutions kung bakit, dahil ba sa galit yan, kaya kayo nagkakaganyan. So, is there a possibility na, hindi na nagpa-perform ng tama. Para makapag-isip din ng tama. Oo. Kasi dahil may time out, kumbaga napapahinga ng saglit yung isip. Oo. So, talagang you have to find possible solutions dun sa pangyayari na yon. Lalo na kung yung di ba pag galit na galit ka, dahil kasi feeling mo dinaya ka, o kaya naman yung referee parang kinampihan. Oo. Oh. Namimisikal na yung iba, di ba? Oo. Oo. So, yun. So, sometimes, pagdating sa ganyang pagkakataon, ang hindi natin iisip na, kasi palagi pag sabi, eh kasi siya eh. Siya yung dahilan kaya ganun. Parang isipin mo, yung mga sinasabi nga, you have to stick with I statements. Baka ako nga talaga yung may problema. Mm-hmm. So parang, have I done something wrong para talagang mag-initiate na itong garto? At saka, kung talagang nagagalit siya, baka may nagawa rin ako. At saka kung ako din, sana maisip ko rin na talaga may ginawa rin ako. Kasi baka mamaya, puro ang iniisip ko, hindi, siya talaga. Lagi naghahanap ng sisisihin. Oo. Oh. Eh, di ba, pag yung, kahit naman sino sa atin, di ba, pag yung nagkataon na, ba may nagsumbong. Tapos pagkasumbong na gano'n, ang tatanungin, nabalitaan ko na palagi kang late. Tapos biglang sabihin, sino nagsumbong? Ganyan ka. Kasi po, nawalan kami ng tubig, late ako nakaligo. Tapos laging gano'n yung reasons, di ba? Tapos parang imbis na sabihin mo na meron kang pagkakamali, di ba lang sinasabi mo, ang tatanungin mo, sino nagsumbong? Paano nyo nalaman? Di ba? Pag gano'n yung thinking mo, lalo tuloy na umaabot sa punto na, nagagalit ka, gusto mong may sisisihin ka. Awayin yung nagsumbong. Doc, may question lang ako dun sa binanggit po na you have to find, try to find possible solutions. Kasi po, di ba po minsan kapag ka meron pong nagagalit, meron pong isang tao na parang namamagitan or nagpapakalma sa kanya. Doon po sa tao na nagpapakalma sa taong galit, dapat po ba niyang gawin yun na parang, ano, or maglayo muna sa konti? Pag yung ganun kasi, meron talagang sinasabi natin na yung mga nag-mediate na ganyan, to minimize or yung talagang to diminish yung possible na pag-alsa ng boses eh. So talaga, di ba kahit sa ano, kahit tignan nyo sa mga ano, sa mga barangay, merong talagang moderator. Yes. Kahit sa mga kaso, di ba, may arbitrary na sinasabi. Yes. Kasi pag wala yung ganun, ang tendency, parehong mag-e-escalate yung ano, yung mga emosyon nila. So talaga, ang mangyayari, pag yung ganyan, una, no, ang hirap kasi pag yung ang iniisip mo palagi, may sama ka na ng loob sa taong yun, hindi mo ma-forgive. Oh. So pag nag-hold ka ng grudge, every time na makikita mo siya, nandun na lang yung galit mo. Hindi na siya umaabot sa punto na yung bakit nga ba kami nag-away? Eh, yung tagal-tagal na nung problema. Tapos lang. Wala na yung rason. Tapos diba, halimbawa, maaring nung high school magkagalit kayo, tapos pag nagkita-kita kayo after 10 or 20 years, sasabihin mo, nandun pa rin yung galit, ba't ganun? Imposible. Diba kaya sasabihin ng ibang moderator or yung talagang namamagitan ng mga kaibigan, uy, ang tatandaan nyo na. Yun pa rin yung away nyo. Away bata pa rin ba pinag-uusapan dito? So yun yung mahirap. Kasi ang tendency, pag binalikan nyo yung galit, parang, kung come to think of it, katawa-tawa ko minsan, di ba, pag nag-away. At saka nakakaya naman, halimbawa kung teenager kayo,
14 or 15 years old eh, pinag-awayan niya yung crush niya lang. Tapos parehan na kayo may asawa. Tapos yung pareho mag-usap. Inago mo yung crush mo. Move on. So, yan. So, yan yung ano natin, isang tip yan. Yung parang, you have to use humor to release the tension. Humor. Parang, pag pinag-usapan niyo na, ang tanga natin, yung parang nung bata tayo, ba't ba natin pinag-awayan? Yung nakakatawa naman, parang yung pa yung pinag-awayan natin. So, yun yung talagang napaka, ano, isa sa magandang paraan, parang yung tawanan na lang natin yung problema na to. Kasi kung tutusin, wala namang kakwenta-kwenta yung pinag-awayan. Diba? I-convert natin, Doc, no, sa masaya na lang kaysa yung medyo tensionado na usapan. Oo, totoo yun. And then, definitely, pagdating sa ganyan, you have to make it a point na magkaroon ng mga relaxation skills. Dahil kasi itong relaxation skills na to, importante. Dahil tatandaan natin, ang anger, isa sa emotion niya na talagang pwede mag-cause ng physical ano eh, na condition. And that physical condition can lead yung possibility na tataas yung blood pressure mo. Mm-hmm. Tapos kung hindi rin tataas ang blood pressure mo, pwedeng mag-lead to accident dahil sa sobrang galit mo, atakihin ka sa puso. Tapos yung, di ba sinasabi nila, yung nanggagalait ka sa galit, na yung kitang-kita na yung mga... Oh, tapos baka mamaya talagang pag ganun, biglang... Super science. Diba sa, diba parang, o baka mamaya mapatirang ka na ng ugat niyan sa kakagalit mo, yung mga ganun. So talaga, you have to relax. So yung yan, pwedeng gawin niya ng mga kaibigan, uy, tama na muna, relax muna ng konti. Ano ka ba? Parang ganun. Kaya nga, sa mga pelikula, diba, pag napansin niyo, pag may nagsasalpukan na ganun, meron din yung talagang biglang nag-aawat. Tama na. That was may talagang taga-control. Kaya lang, yung iba, ewan ko bakit gano'n na parang enjoyin muna nila na medyo pagsasalpukan na gano'n bago. Titignan muna. Wait lang ha, parang napupuruhan na. Awatin na natin. Diba, ganyan yung ibang mga viral videos eh, inaantay muna na talagang umabot pa sa salpukan bago. Dapat din na pag-abutin muna. Oo, kasi pag umabot sa ganun, lalo magiging ma-intense yung galit ng sa isa't isa. So parang habang inaawat mo na, nagsisigawan pa rin, diba? Kamisa may mga ganun pagkakataon. Habang inaawat, lalo pa siyang nagagalit. Tigilan niyo ako, ganun. Tigilan mo ako, ha? Tigilan niyo ako, lalo yun. So talaga, ang tendency, pag ganyan na talaga, ang hirap dahil kasi kumisan, pag umabot sa punto na ganito, kahit na yung sabihin natin na namamanage mo yung anger, parang it comes a point na every time na may problema na ng ganyan, imbis na papairalin mo yung rational thinking mo, ang papairalin mo palagi galit. Di ba parang, pag may nagsumbong sa'yo na bata na, mami, inaway ako ng ganito, parang imbis na sabihin mo na, oh, dapat magkabati kayo kasi... away bata lang yan eh. Pero yun, asan nyo? Babawi ka. Bawian. Yun, ang hirap kasi pag nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng bawian na ganyan, di ba, nagiging away na ng mga matatanda. Na dapat mababaw lang na away ng Doc, yung relaxation skills na to, almost the same po to sa mga tinuro nyo sa amin na relaxation skills. Including panic attacks. Yes. Mga breathing exercise. At saka, sabihin na natin, pag talagang uncontrollable na itong ating anger, I think it's about time that they have to seek professional help. Kasi siguro kahit na sabihin, parang nagtataka ka na rin, bakit ka umaabot sa punto na hindi mo makontrol yung galit mo? And then you become physically and verbally abusive. So yun yung mga nakakatakot. Dahil kasi pag gano'n na, di ba ako napansin yung maraming naging mga news lately na nagiging uncontrollable ang galit na isang celebrity. Tapos talagang nananakit. So pag yung gano'n na, I think it's about time na hindi lang siguro kaibigan ang kailangan nito. Kailangan humingi na rin ng tulong. Kasi minsan yung mga kaibigan naman, parang sinusul-sul pa. At saka usually po yung mga napaparoon sa mga videos po, yung mga road rages po, yung mga kasado, yung mga drivers po nagkakainitan. Talagang nagiging physical po minsan yung mga altercations nila. Tsaka, di ba, tama yan, yung mga, lalo na yung mga road rages na ganyan, parang nagtataka ka, what brought about na nagkainitan lang na ganun, hindi lang nagbigayan sa parking, kumisan. Ako natatakot din ako pag kumisan, nagugulat ako dahil, kaya yung ibang mga malls na
sinasabi sa mga parking spaces na hindi pa pwedeng magkaroon ng reservations. Kasi ibabiglang may bababa, tapos sasabihin, hahara, amin to. Amin. Parang, wala naman yung sasakyan, pa hindi pa dumarating. Oh. Mm-hmm. Parang yung ganun, tapos kaya nga sasabihin, bakit, ano ba to? Mm-hmm. Sa inyo ba? Kinaapin agad. Pero Doc, may question po. Kapag ano po ba, kapag may mga tao na kumbaga, expose sila sa violence, mahilig manood ng mga violent videos. Oh, ano? May kinalaman po ba yan sa ano nila, anger. Sa anger nila? Oh. Parang mas magagalitin po ba sila? Siguro hindi talaga, sabihin natin merong naturalesa na iba magagalitin. Pero yung talagang nanonood ng ganito, mahirap pag bata ka. Kasi yung possibility na to influence yung sarili mo na ay ito yung pamamaraan para ano to get back on people na talagang nanakit sa akin. Kaya siguro kung napapansin niyo sa mga ano yung sa NTRCB na sinasabi, di ba? Yung talagang sinasabi ng parental guidance for them to be able to guide yung mga bata pagdating sa kanyang pagkakataon. Kasi merong possibility talaga na yun, siguro yun yung tama eh. Nakita ko sa TV, yun yung tama eh. Na pag nagalit ka, kailangan re-resbakan mo tong taong na to. O kaya naman, dapat gaganti kami. Parang ganun. Hindi umaabot sa punto na ibibigyan ng tamang guide. Eh, syempre, remember, ang mga pelikula, ang mga TV shows na ganyan, it can become larger than life. No. So, parang akala natin, it is blown out into proportions na tama yon. Mm-hmm. Eh, samantalang pagtitignan mo, yung ideya ng story or ng kwento na ganda, na kailangan, merong dapat pagbabago na gagawin, di ba? Mm-hmm. So, yun. Kaya, dapat talaga ng todo gabay. Kasi, pwede maging, ano nila, na yung learned behavior. Okay. Learned behavior. Kasi ang anger, yung pagkakaroon ng ganong klaseng, oo, mayroong tao na talagang may violent tendencies, pero yung iba, it becomes a learned behavior na dapat ma-extinguish. Kahit Doc, kunwari po sa mga gamers, ganun, na medyo violent nga po yung games, tapos late na po sila naglaro, mga teenager, ganyan, nakakadagdag po yun sa kanila, yung binanggit nga po ni... Ah, okay. Kasi sa mga games, yung iba, pag titignan nyo, di ba, mayroong pagkakataon na grabe yung intense ng light exposure. So, yung light exposure na gano'n, mayroong tinatawag na possibility na magkaroon ng tinatawag na seizure disorder. Yung seizure disorder, hindi siya yung talagang epileptic seizure. Merong ang seizure disorder pa pwedeng manifested into something na tinatawag na silent seizure. And silent seizure is magagalit. Oh, nagwawala. Magwawala pag yung ganon. Oo, mayroong mga silent seizure wherein talagang magwawala yung tao. Kaya kailangan mo monitorin mo yun. Kasi yung iba pag na-effect ng sobrang yung flash ng ganun ng light sa mga games, pwedeng ganun ang mangyari. Okay. Kaya pala Doc, kasi may mga games na ganyan na sa mga pamangkin ko nalaman yun eh, na may mga games po na may disclaimer sa una na it may cause seizures. Kaya parang may ano na, may disclaimer, may warning na. Totoo yan, totoo yan. Kasi merong mga games talaga na talagang kinakailangan yung, di ba, sobrang flashing of lights. Mm-hmm. And remember, yung iba na hindi alam na merong, halimbawa, meron sila talagang epileptic na tendencies na hindi pa natitrigger. Mm-hmm. Pag nag-expose, lalo na kung malalaki yung mga monitors na ganyan, tapos gustong-gusto mo, pati yung sounds na ganyan, magugulat ka na lang na bakit biglang ano, hihimatay na ganyan. Tapos eventually, yun na pala yung magkakos kung bakit na mag-start na yung seizures na gano'n. Pwedeng iba talagang physical yung manifestation. Eh, what if kung silent seizure na talagang nagtataka, ba't biglang nanood lang ito ng ganito, nagkaganito na itong taong ito? Because it is a silent seizure. At yun yung manifestation. Parang ang ganda next time yan pag-usapan, Doc, no? Parang siya pang part 2 nito. Like for part 2. Napakadami po kasi ngayon din ng mga gamers. Oo. Pati yung mga mahihilig po, Doc, sa mga pagbe-binge watch ng mga violent na mga series. Oo, totoo yan. Mga kasambahay, ingat tayo. Tama. Ito naman, Doc, for our social media questions. Ito po, galing kay Zen. Ano po ang pwedeng gawin sa 9 years old kong anak kasi mapanakit? Mm-hmm. Minsan po, kahit walang ginagawa sa kanya yung kalaro niya, kinukurot o sinasaktan niya. Tapos sasabihan niya, joke lang daw po yun. One time napalo ko siya dahil pinokpok niya ng pencil case yung kuya niya at nagwala po siya ng inulit-ulit kong ipaalam sa kanya na mali ang ginagawa niya. Hindi ko po alam kung ano po ang naka-apekto sa kanya at bakit po mahilig na siya mang-away kasi hindi naman po kami nag-aaway ng asawa ko.
o sino man sa bahay na nasa harap ng mga bata. Ano po kayong mga pwedeng gawin sa kanya? Dapat na po ba siyang dalhin sa doktor? Maraming salamat po sa inyong kasagutan, Doc. Okay, merong possibility na baka itong batang ito nagmamanifest ng attention deficit hyperactivity disorder. So baka hindi lang napapansin natin kasi baka akala nila pag yung mga tinatawag na may ADHD ay yung ano lang, magulo. O na maharot lang na oo, kaya pa yung hindi makaya punta sa ano, makafocus sa isang lugar lang, paikot-ikot. Merong possibility na itong ano, yung attention, pwede kasi hiwalay na yan eh. It's either attention deficit lang. So ito yung maaaring kaya siya nagiging ganon dahil kasi feeling niya kulang yung attention na nabibigay sa kanya or yung akala niya, pag ganun yung behavior niya, mas nakakakuha siya ng attention. Dahil kasi yung mga magulang niya, sinasaway siya. So it's an attention coming from the magulang. Tama yung sinabi ng magulang na, oo, wala akong ano, hindi kami nag-aaway. Mm-hmm. Pero what if kung kulang yung attention na napapabigay nila, and nakita nila, pag nagkaroon ng ganun na violent tendencies or yung talagang pananakit, ay, okay. Ikaw na malalapit ka bilang magulang, ay, ano, sabi niya, ganun, ikaw talaga, ganyan, ganyan. Mm-hmm. So sa kanila, parang reverse yung reaction na ganun. So yun siguro yung dapat makita ng magulang, na dapat bang pagtuunan ng tamang attention yung anak, or parehas ba yung attention na naibibigay natin sa mga anak natin. Mm-hmm. Kasi baka mamaya yung isa eh parang napapansin nila na ito yung kaya nagkakaroon ng talagang sasabihin na favoritism, tama yun. Or yung possibility na talagang kaya nagkakaroon ng sibling rivalry. Kasi yung isa eh parang yung pag sinabing gano'n, ay nako, si ganito ano, ang grades niya, ang ganda-ganda, ikaw bakit ganito? Hindi mo gayahin yung ano mo. Comparison. So yan yung talagang mga pwede mga tendencies. Yun. Doc, ito naman po galing kay Joanna. Paano po ba dapat pakisamahan yung masyadong papansin? Hindi na po kasi normal. Yung office mate po kasi namin, kahit maliit na bagay lang, kapag nag-react po, parang wala ng bukas. Halimbawa, nalaglag lang yung ball pen niya. Bigla po siya. Sisigaw. Kaya nagugulat at minsan nadidistract po ang mga katrabaho niya. Ilang beses na po kasi siyang nalipat ng department, kaya naawa kami kung papalipatin din namin siya. Okay naman ang tasks niya, pero dahil sa ganong attitude niya, marami pong may ayaw makisama sa kanya. Pinagsasabihan po namin siya, pero minsan po nagtatampo. Paano po kaya ang tamang approach? Thank you po, Doc. Okay, unang-una, no, yung mga ganitong klase na talagang high-strung na sinasabi natin, may pagka-histrionic. Alam niyo, yung histrionic personality, hindi ko sinasabing disorder siya. May mga pagkakataon na tinatawag natin histrionic ang isang tao. Yung it's one way for them to be able not only to catch attention, pero kasi yung bang nasanay sila na anything na nangyayari sa buhay nila is something dramatic. So merong possibility na may pagka-bipolar. Yung bipolarism, hindi ko sinasabing disorder na bipolarism, yung reaction, di ba parang ganito? Halimbawa sinabi natin, ganun. Sabi niya, di ba pag nalaglag yung boyfriend, yung talaga magsisiyak, yung mga ganun, sobra yung reaction. One, it's not necessarily a means to attract attention, pero masyado naging high-strung yung emosyon ng taong to. Two, kung sasabihin natin na may edad itong taong ito, merong possibility na ever since yung personality niya eh ganon, na nasanay siya na talagang one way for her to be able to cope to certain situations is maging extreme yung emotion niya. So halimbawa, over yun, ano? So yun yung parang manic na presentation. Pero pwede din naman halimbawa sinabi na ano, makikita nyo, namatay yung, halimbawa hindi niya aso to ha, pero namatay yung pet. Tapos siya yung mas makikita niyong umiiyak. mas dramatic na, uy, hindi. Alam mo, tawagin nila, Doc, yung mga overacting. Oo. So, yung mga ganun. Possible na ito, nangyayari lang to be able to parang makakita ng, mas makikita siya na, makikita siya ng mga kaibigan. Or yung sasabihan siya na talagang mas marerecognize siya. Kasi sabi niyo nga, di ba, yung achievements niya, maganda naman yung performance niya. Pero
paano kung hindi niya nakikita yung talagang gusto niyang appreciation? And the only way for her to be able to get that appreciation or yung possibility na ma-recognize siya is yung maaalala niya siya dahil kasi ganun yung pagiging OA niya. Pero Doc, meron din po bang kinalaman yun sa mga previous po siguro na naging experience niya sa buhay? Oo. Dahil kasi importante dati na pag yung hanbawa kung talagang makikita niyo na bakit naging ganun yung reaction niya, makikita niyo eh, baka mamaya ma-push niyo yung button na kung bakit ganun yung kanyang reaction. Yeah. At the same time, baka mamaya merong mga childhood experiences siya kung bakit siya naging ganun. Kasi every now and then, na nare-reject siya. Nang parang sasabihin ganun ng mga pamilya niya na, ay nako, umalis ka dito, parang yung ganun, hindi ka dapat dito, bakit ka ba sumasali sa usapan? So sa kanya, parang to attract yung possible na maisama siya, pero pwedeng gumawa siya ng ganung klaseng distractions or yung pagsasalita or magiging pasaway yung reaction niya or sumusobra. Pero Doc, yung mga ganun po, yung histrionic po yung tawag, ano, na nagagamot po ba siya or nagagawan siya ng mga therapy? Siguro, ang mas maigi doon, maintindihan niya na meron siyang ganung klaseng problema. Okay. Kasi unang-una, hindi alam ng taong yun na ganun na siya. Okay. So ano yung siya, yung pag sinabi kasing histrionic, eto yan eh, bawal lahat tayo nandito. Tapos sinabi natin, pinag-usapan natin, ang kulay ng damit natin, ba kaya di ba parang dapat, ay sinabi na yellow, eh ba't ako magiging blue? O di mas kilala ako, dahil kasi mas nakikita ako, mag-stand out ako, kasi blue yung suot, pero ang pinag-usapan natin, yellow. Or kaya yung ganun yung color tones natin, nakita niyo yung ganun. So parang sa kanya, mag-stand out nga naman ako po nagkita ng ganun, dahil kasi parang, patik na mo to, iba yung sinuot. Parang yung ganun. So, mas yung nagiging ganun yung, ano, yung kanyang reaction sa certain situations. Kaya dapat nating intindihin na baka ano ba to, nung bata ba to, nag-a-achieve siya pero hindi na-appreciate. Mm-hmm. Pangalawa, there's a possibility na ever since rejected siya. Pangatlo, yung possibility na she was a victim or of physical abuse or even any kind of abuse na talagang magkukos para mag-cover up yung mga ganitong klaseng experience. Ayan. So, dapat talaga ngayon mas maging maunawain. Oo, totoo yan. Tama rin naman yung ginawa nila, naging maunawain sila. Nagtanong lang din sila kay Doc. Oh, kasi ang hirap din, parang sasabihin mo na palipat-lipat na siya ng departamento tapos ngayon, wala naman din nakaka-appreciate sa kanya. So parang, siya, kilala na lang siya na, siya yung tao na nanggaling sa ganito sa art department, napunta sa prod, na napunta sa ganito. Nag-usapan ko. Kawawa din pala. Pero actually, magaling naman siya kung magpe-perform. Yes. Kailangan talaga i-take into consideration natin. Baka may sarili-sariling battles talaga bawat isa po. No? Pero sa mga medyo challenge po, sa mga anger management issues po nila, saan po ba nila pwede makontak kayo, Doc Camille? Ay, okay. Meron kaming yung Facebook page siya, I mean, The Clinic of the Holy Spirit, may inbox doon. So, napakahirap din para sabihin natin na yung mga sa ngayon, may mga magulang na ang challenges nila, yung mga anak nila, talagang sasabihin meron anxiety, meron depression, na hindi namin magagalitin na lang. Di ba, hindi ko rin maintindihan bakit nagkakaroon ng punto na halos lahat yung ibang mga magulang ang nagiging problema ay sasabihin napaka-irritable ng anak nila at hindi nakikipag-usap sa kanilang ganito. So siguro, sana magkaroon talagang pagkakataon na magkaroon tayo ng awareness program, lalo na sa inyo, kasama kayo, na talagang to inform others na how you'll be able to help yung mga teenagers or yung mga youth sa ganitong problema. So siguro po, pag talagang hirap na kayo, you can contact us dun sa Facebook page na yun para you can schedule for a possible consultation or assessment. And then, siguro para sa mga magulang, huwag po kayong yung sasabihin nyo na nag-give up na kayo. Kasi kumisan, baka kaya nagkakaroon ng resentment yung mga anak nyo sa inyo dahil kasi it's either talagang ngayon yun lang kayo nagkaroon ng concern na naintindihan na ever since matagal na palang may mga concerns at yung mga anak niyo pero hindi niyo nakikita na talagang gusto lang makipag-communicate sa inyo ng mga batang ito. So yun yung talagang nakakalungkot kasi kuminsan palagi sinabi natin pagdating ng 8 years old, malaki ka na. Dapat alam mo na ito yung mga ganito. Hindi po. Ang isang bata na 13 years old or 14 years old, hindi po ibig sabihin malaki na sila. Kasi yun pa lang yung time na nagde-develop pa rin yung brain nila. The brain develops up to 18 to 21 years old. Fully developed yun. Kaya yung age of confusion, nandyan sa mga panahon na 13, 14, 15, 16.
talagang tips para sa mga parents po natin ngayon na mas maging doble ano sila, mapasensya sa kanilang mga anak. No? Pero Doc, may mga gusto po ba kayong batiin ngayon sa mga nanonood po sa ating ngayon? Yeah. Ay, siguro ano, dun sa mga nursing students ko from Universal Rizal System, kasi sila ngayon yung mga interns na nandun ngayon. At sila yung nag-aasikaso sa mga pasyente. Good morning. Alam nila na nandito ako kasi aga nila nag-duty, 6 o'clock nandun na sila. So sila kumukuha ng blood pressure ng mga pasyente at saka nag-supervise din sa medication. So, nandito siya at saka ibang saka yung mga psych interns ko na si Jules at saka si Cherry from AMA. Yeah. Thank you so much po, Doc Camille. Thank you so much. Sa ulitin. Parang pinilit yung sarili. Siyempre, kailangan talaga aware. Welcome na namin natutunan. Yes, naging aware mga kasambayan sa mental health natin. Yan, mga kasambay. Like kayo manood ng Usapang Pangkalusugan. Kaya, huwag kayong haalis dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Ang GMK News. Grabe ganun pala yun, Rina. Hindi tayo dapat masyadong nagpapadala sa emosyon natin. Para hindi tayo palaging galit. Oo. Kailangan yung mga kasama din natin, di ba? At least matutunan din yun na hindi sila parating galit. Yes, oo. Mag-breathe in, breathe out po tayo mga kasama. Relax, di ba? Pero ito, alamin muna po natin ang update sa lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue, Quezon City mula kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, kumusta ang lagay ng trapiko dyan sa Commonwealth? Good morning, Kuya! Good morning din, Celine. Bigyan gabay natin ang ating mga kasambahay sa lagay ng trapiko sa ilang lansangan, particular na dito sa Quezon City sa oras na ito. Unahin na natin ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa bahagi ng Q-Mart, Quezon City. Para sa mga commuters na patungo sa Timog, bahagi ng Metro Manila at binabagtas ang EDSA southbound lane, simula North Avenue hanggang sa Timog Avenue ay light traffic pa po. Ngunit pagdating sa area ng Kamuning ay simula na ang mabigat na daloy ng mga sasakyan hanggang sa area ng EDSA Santolan. Yung mga panorte naman at dumadaan sa EDSA northbound lane simula Santolan hanggang Quezon Avenue ay magaan pa rin ang trapiko habang may bahagyang pagbagal sa North Avenue. Dito naman sa Commonwealth Avenue, para sa mga binabagtas ang eastbound lane o yung mga papunta sa Fairview, simula Quezon Memorial Circle hanggang sa Tandang Sora Avenue ay nakararanas ng traffic congestion dito pa, lalo dito sa area ng Filcoa dahil sa ipinatutupad na zipper lane sa tapat ng UP Techno Hub. Para na rin yan sa mga sasakyan na galing sa kabilang lane at papunta sa CP Garcia. Mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa westbound lane ng Commonwealth o yung mga patungo naman sa EDSA o Maynila. Particular na yan sa area bago mag-UP Techno Hub hanggang sa pagpasok sa Elliptical Road. Sa Quezon Avenue naman, yung mga patungo pa rin sa Maynila, yan po yung lane na nakikita nyo sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Kung kayo po ay dadaan sa pinakailalim na lane, ay light traffic pa rin po ang sitwasyon dyan simula Quezon Memorial Circle hanggang Delta o sa kanto ng West Avenue. Habang mataas na po ang volume ng mga sasakyan sa ibabaw na lane o yung mga paliko sa EDSA. Yung nasa kanang bahagi naman ng inyong screen ay mga motoristang galing sa Delta at patungo sa Circle. Sa ngayon ay light traffic naman po maliban sa slight congestion approaching ng EDSA. Pero kung dediretso po kayo sa Circle at dadaan kayo sa ilalim ng eastbound ng EDSA Quezon Avenue, ay nananatiling magaan po ang trapiko dyan sa mga oras na ito. Celine, ngayon ay araw ng Miyerkules, ipinatutupad ang number coding scheme para sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 5 and 6. Yan ang latest sa ating traffic situation. Balik sa inyo, Celine. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Commonwealth Avenue. Kaya mga kasambahay, hinay-hinay lang po dahil traffic ngayon. Iwasan po natin ang init ng ulo. Mm-hmm.
Nakabalik nang muli sa full capacity ang taunang New York City Marathon sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ideklara ang COVID-19 pandemic noong 2019. Mahigit 50,000 runners ang nakilahok sa event, kabilang na si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach. Narito ang report ni Sunny Cos. Mahigit sa 50,000 runners mula sa 150 bansa ang dumalo sa 51st edition ng world famous New York City Marathon noong November 6. Nasa full capacity ang 2022 marathon sa kauna-unahang pagkakataon mula 2019 bunsod ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga nakilahok ang international athletes, professionals, first-timers, marathon streakers at iba pa. Isa sa personalities na nakatapos ng 26.2-mile journey ang Paralympic athlete na si Marcel Hug na kilala bilang The Silver Bullet. Siya ang nagwagi sa wheelchair division. Yeah, it's very difficult. I just have to listen to my body and a lot of experience in racing field my body. Nagpapasalamat naman si Alfin Tolyamuk, isang Kenyan-American at world-class athlete dahil muli siyang nakalahok sa ganitong event. Nakilahok din si Daniel Romanchuk, isang American Paralympic athlete at isa sa mga pinakabatang nagwagi sa kasaysayan ng wheelchair events sa New York. It's such a well-organized race. I grew up in Mount Airy, Maryland, and so I love the climbs on all the bridges and hills. All around, it's a great race. Kasama naman sa nakitakbo sa taunang marathon ang ilan sa mga kababayan sa New York. Maging si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach na tapos ang final marathon major sa gitna ng mainit na panahon. Pumalo sa 22.2 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod sa araw ng paligsahan, isa sa pinakamainit na kondisyon sa kasaysayan ng New York Marathon. Wagi naman sa NYC Marathon ang dalawang Kenyans na sina Sharon Lokedi at Evan Shebet. Ito ay matapos mag-collapse ang race leader na si Daniel Donacimento sa kasagsagan ng final marathon major. Sanicos UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaya ang gagawin mo kung may yumakap sa'yo na octopus? Yan kasi ang naging mind-blowing encounter ng isang scuba diver sa BC, Canada. Na-capture sa video ni Andrea Humphreys ang pagyakap sa kanya at paghalik ng tentacles ng isang malaking pugita. Naging viral naman ang video ng octopus na kinuha sa ilalim ng Campbell River sa Vancouver Island noong October 15. Ayon kay Humphreys, sa loob ng 12 taon niyang pagdadive, itinuturing niyang experience of a lifetime ang encounter sa malaking octopus. Sa pagtaya nito, mahigit 3 metro ang laki nito, tentacle to ah, at mas malaki ang tentacle kaysa sa isang basketball ng katawan nito. Kaya umaasa naman si Humphreys na ang encounter niya sa octopus ay magsusulong ng awareness sa ganda ng marine life at ang kahalagahan ng pangangalaga sa underwater environment. Ano kayang mararamdaman mo pag ganun? Parang nakakatakot eh. Baka ma-squeeze ka eh. Pugitang yun eh. Pero eto kagabi lang po mga kasangbahay na saksihan sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa ang total lunar eclipse. Narito po ang report ni Ray Pelayo. Dinagsa ng mga estudyante at ibang mahilig sa astronomiya ang Observatory ng Pag-asa sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City kahapon. Sabik ang mga ito na makita ang total lunar eclipse kung saan isa ang Pilipinas sa makakakita. Takong 5:19 p.m. ay hindi pa rin makita dahil sa kapal ng ulap sa silangan. Pero kalaunan ay nagpakita na rin ang buwan. Tinatawag din itong blood moon dahil sa mamula-mula ito na dulot ng refleksyon ng atmosphere. Ang UP Astronomical Society hindi pinilampas ang event na ito. Iba't iba ang kurso ng mga miyembro nito
na nahihilig sa pag-oobserba ng kalawakan. Magagamit nila ito sa pamamagitan ng lectures na kanilang isinasagawa sa ibang mga estudyante. Yung total lunar eclipse po kasi na mangyayari ngayon is siya na po yung last until 2025. So matagal pa po ulit bago makakita ng total lunar eclipse dito sa Pilipinas. Ayon sa PAGASA, wala namang epekto sa mga nabubuhay sa mundo ang lunar eclipse, liban na lamang sa pagtaas ng level ng tubig sa dagat dahil sa gravity na resulta ng mas malapit na distansya ng buwan sa mundo. Ang total lunar eclipse, normally pagka ganyan total lunar eclipse, more on tide. So doon lamang may epekto. Now with regards to the behavior of the person or sa environment or sa life of the person on Earth, walang scientific study na nakapagpapatunay na mayroon itong kinalaman. Nagkakaroon ng lunar eclipse kapag ang mundo ay naka-align sa pagitan ng araw at buwan. Sa ganitong posisyon ay tumatakip ang anino ng mundo sa buwan. Bukod sa Pilipinas ay makikita rin itong lunar eclipse sa ibang bansa sa Asia, Australia, North and South America at Europa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan talaga yung inabangan ng ating mga kasangbahay kagabi, no? Yung pagpatak ng 6:20 p.m. dahil nga aabangan nila yung kanilang lunar eclipse na nakita nga natin. Nasaksihan ko siya pero partial. Parang paalis na siya. Paalis. Partial eclipse na lang. Ako nakita ko mapula siya, Rina. Tapos ano, papunta pa lang sa total lunar eclipse. Pero nung buo na siya, hindi ko na siya nakita kasi pumasok na ako sa loob ng bahay. Pero alam ko itong total lunar eclipse, pangalawa na to, meron tayong partial nung October 25. Parang nakita ko rin dun sa kanilang mga forecast, no, parang 2025 pa ulit mauulat yung total lunar eclipse. Samantala, balikan naman natin sina Joshua, Ira, Ian at Tini. Kayo ba sumabay-bay dun sa ating lunar eclipse kagabi? Yes, thank you, Rina and Celine. Ako hindi. Si Joshua rin hindi kasi akala niya kayong araw. Akala ko ngayon pa nga eh. Sabi ko, mamaya titingin ako. Tapos biglang pinag-uusapan na, ano yun? Ngayon na pala yun. Ay, kahapon. Pero meron isang nag-picture dito. Oo, nag-picture ako. Pero ano na lang, medyo konting sunlight na sa gilid niya. Pero nakita ko pa rin na red na red talaga siya sa sky. Ganda. Ikaw ba, Ira? Bawi daw siya. Hindi eh. Meron kasi akong ini-edit kahapon. Well, bawi ka na lang. Bawi na tayo sa 2025 na lang. Oo, pero ito mga iba tayo. Nakatikim na ba kayo ng corn dog? Corn dog? Parang yummy. Hindi pa. Parang ano, pancake na may hot bacon, ganun. Oh, hot. Alam mo, mahilig ako sa K-drama, pero hindi pa ako nakakain. Ako rin, hindi pa. Sikat yun sa mga amusement parks yan, mga corn dogs, hot dogs yan. Okay, pero sumikat ang pagkain na yan dahil madalas makakita sa mga Korean drama, di ba? Oo. Marami na rin ang nagne-negosyo niyan ngayon. Kaya para po sa mga kababayan natin na nag-iisip na magsimula ng maliit na negosyo, pwede niyo po itong i-try. Alamin natin kung paano dito sa ating Bread and Butter. Magandang araw mga kasambahay, ako si Mac. Ako si May. At ngayon kami ang mga kasama nyo sa Bread and Butter. Ngayon po ay tuturuan namin kayo gumawa ng isa sa mga sikat na pagkain, lalong-lalo na sa mga Korean fun lover, at ito ay kilala sa tawag na corn dog. Kung ang hanap nyong merienda ay masarap at siguradong pasok sa inyong budget. At para sa mga nagdanais mag-umpisa sa maliit na puhunan, ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng corn dog. Ito lang ang mga sangkap na kakailanganin natin sa paggawa ng corn dog. 1 kilogram ng hot dogs, 1 box ng cheese, 1 kilogram na harina, 200 grams breadcrumbs, evaporated milk, 2 teaspoon powdered pepper, at syempre 500 milligram ng cooking oil. Ang una na ilalagay ay ang harina, pepper, at yung sugar. Ngayon po ay hahaluin natin ang dry ingredients. Ngayon ay ilalagay namin ang itlog. Haluin lang ito.
Ngayon ay gagamit tayo ng evaporated milk. Haluin nyo lang maigi hanggang sa makuha ninyo ang tamang consistency ng butter. Ngayon po ay lulutuin natin ang hotdog. Naglagay po ako ng tubig. Sunod naman po ang hotdog. Ngayon po ay hanguin na natin ang hotdog. Ngayon po ay hiwain na natin ang hotdog. Ngayon naman po ay tuhugin na natin ang hotdog. Tapos, maglalagay tayo ng butter sa isang baso na malalim. Tapos, diretso natin siya sa breadcrumbs. Yan, tapos dito natin i-dip yung hotdog. Ngayon po ay ipipito na natin ang corn dog. At ito na ang finished product nating corn dog. At maaari ka nang kumita na 450 pesos sa 30 pieces na steak na corn dog. Tips lang para sa mga sangbahay natin gustong mag-start ng maliit na negosyo. Pwede nyo po itong gawin sa inyong bahay at itinda lalong-lalo na sa mga bata. At lagi nating tatandaan, sa mga mag-umpisa ng negosyo, dapat lagi tayong may pananalig sa Diyos. Lalo sa mga kids din, ano? Kasi parang para sa kanila, yung mga surprise na nakita nila sa loob, na ay, okay. Naman, may cheese! Ganon. Gawan mo naman kami niyan, Miss Ira Mariano. Okay, magdadala na ako ng isang galong mantika at saka ng kawali. Hindi, meron pa ako nakikita, binabalot pa nila ng bacon yan, eh. Bacon? Diba? For extra flavor. Diba, ito, pinirito ng ganyan, tapos babalutin pa sa bacon na ganon, tapos pipritoin ulit. Sarap, malinam na, nako. Gusto ko. Ang ganda niyang on-the-go, mga on-the-go na pagkain. Diba, yan yung gusto natin, yung parang habos. Maglalakad ka lang, pwede mo kainin. Sure. Pero ingat ka, may stick yun eh. Ayun lang. Anyway, no, ang bilis ng araw, no, ang bilis ng oras. No? Kalagitnaan na agad ng Linggo. Kaya sa mga nagbabalak po na mamasyal this coming weekend, baka po gusto niyo subukan ng isang nature sanctuary located lamang sa Aray at Pampanga. Patok din ito sa mga plant at nature lovers. Sama natin ang ating production team sa Gintong Pakpak Eco Park dito sa Trip Ko To.
Good morning, Kabalen! Good morning, mga kasambahay! Nandito tayo ngayon sa Gintong Pakpak Eco Park, Arayat, Pampanga. Halika, samahan niyo ako at tayo'y mag-nature tripping. Matatagpuan ang Gintong Pakpak sa Arayat, Pampanga. Approximately an hour and a half ang biyahe mula Manila hanggang Arayat. Kung nature lover ka naman at naghahanap ng relaxing place to unwind and to escape the busy city life, ito ang perfect place para sa'yo. Kaya, tara na at i-explore ang Gintong Pakpak amenities and recreational activities. Ayan, so ngayon, nandito na tayo sa loob ng Gintong Pakpak Eco Park, kung saan makikita natin sa aking kanan ay yung kanilang napakagandang man-made lake. At dito naman sa aking kaliwa ay yung camping site. Mamaya makikilala natin si Ma'am Mai, isa sa mga marketing officer ng lugar na to, para mas mapakita pa niya sa atin kung gaano kaganda ang Gintong Pakpak. Halika yun. Alright, so ngayon kasama natin ang isa sa mga marketing officer ng Gintong Pakpak, si Miss Mai Santos. Bati naman po kayo sa ating mga kasambahay. Good morning, mga kasambahay. Good morning po, Kuya. Ayan. So, Miss Mai, kanina nakukwento mo sa akin na ang pinaka-highlight ng lugar na to ay yung sa tuktok. There are two ways para makaakyat dun sa taas. Yes po. The one is the 208 steps, then the other one po is the jungle trekking po. Parang challenging, ha? Yes. Alin po ba dun sa dalawa yung mas madali? Mas madali po yung jungle trekking kasi hindi po siya gaanong matarek. Unlike po sa 208 steps, though mas malapit po yung 208 steps pero matarek na lang. So, Ma'am Mai, ito na yung 360 degrees view, no? Yes po, sir. Yan po yung pinakadinadayo talaga ng mga guests po na nagpupunta dito. Wow. So, kanina, inakyatan natin from the bottom, 208 steps. It's really a great way to get fit. So, gigising ako ng umaga from my accommodation, tapos exercise. Yes po. Wow. So, instead of magja-jogging ako, akitin ko na lang to, di ba? At magandang view pa yung makikita ko. Oo, tama, tama. Mamay, napakaganda naman dito sa lugar nyo. Yes po. Oo, very relaxing. Talagang unang tingin mo palang mag-e-enjoy ka na. Oo po, sir. So, ma'am, halimbawa gusto kong mag-stay dito ng, let's say, overnight. Meron ba kayong mga ino-offer na accommodations? Yes po, sir. Meron po kami. Meron po kaming deluxe cabin. Meron din po kaming kubo glamping. Yung dalawang yun po is good for 2 packs. Meron po kaming private villa, deluxe villa, and standard villa po. Thank you.
gintong pakpak yung pupuntahan ko. What's your edge? I mean, bakit pipiliin ko to compare sa isang 5-star hotel? Ang hinahanap po kasi talaga nila is makapag-relax ng todo, as in umiwas sa traffic, stress from the cities. That's why dito po nila pinipiling mag-accommodation. We connect with nature nga po kasi since nasa bundok nga po talaga kasi kami. Maraming salamat po sa staff and management ng Gintong Pakpak Eco Park. Invite nyo naman po ang ating mga kasambahay para malaman naman po nila paano pumunta dito. Yes po. New Gintong Pakpak is located at Purok 6, Baliti Aray at Pampanga. Searchable din po kami through Waze and Google Maps. Just search po New Gintong Pakpak Eco Park. Ayan. So, hanggang sa susunod na episode ng Trip Ko To. Dito lang sa Good Morning Kuya! Good Morning Kuya! Good Morning Kuya! Good morning! Wow, wow, good morning, diba? Siyempre, pag sa panahon ngayon, kundi lang, kung wala naman tayo nung kanina, sabi, di ba, merong air and noise cancellation. Di ba? O, punta tayo dito para makancel na natin talaga. Kahit wala tayong gadget na gano'n. Wala, diba? Diba? Fresh air. Mm-hmm. Walang noise. Walang asong maingay sa kapit. Para nanonood yung kapitbahay na. Pero itong dalawang to, tagal natin hindi nakita. Baka gusto nila pumunta dyan, di ba? Mag-relax. Baka gusto tayong bisitahin, Miss Rina, Miss Lee. Ano tayo, sabay-sabay tayong pupunta dyan, di ba? Para mas masaya. Diretso na tayo. Group date tayo. Daan-daan tayo. Pan-north naman yan. Una, daan sila Ira, dadala siya ng tacos. Tapos, diretso na tayo ng Pampanga. Magdadala ng corn dog. Oh, corn dog. Tapos, tawa-tawa kayo, anong nadalin mo? Secret! Uy, magdadala rin ng donut, dami na. Ay, donut. Pero yung may feeling na. Yung last time, tatlong kagat na. May feeling pa naman siya sa strawberry. Huwag ka magtamo. Gusto mo yung feel na feel mo yung feeling. Ang sad feeling. Muntik ko na. Muntik na ako. Wag ko. Wala po akong pambayan. Sige, sige, ito na po. Good morning muna. Bye, family. Mama Al, Papa George, Ayan, Mikel, and Hannah. Sa aking mga siblings, Rawash and Gidang family, good morning also. At thank you to the Vanity Bar by The Aesthetics. They are committed to enhancing your natural beauty and giving you the best experience possible. Enjoy a fuss-free morning and wake up and go with their Care Lash, brow lamination, permanent makeup, and their nail services. Follow them and book an appointment through their social media pages. Just look for The Vanity Bar _PH or contact them at 0945-466-0038 and visit them at their new home at the second floor of Ayala Feliz Mall. At gusto kong batiin ng happy birthday kay Carlisa Ga from Imus Cavite. Greetings from Garangganaw and Posadas family. And also, binabati na. Happy birthday! Good morning po sa inyo. At good morning, syempre, kina Hazel, Pat, Andrea, Rica, Rhea, and AJ. Good morning sa inyo. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay 100% organic premium nutraceutical na gawa sa high-quality blue-green algae. Ang sustansya ng 1 gramo o 4 na tableta ng Genesis Organic Spirulina ay katumbas ng sustansya ng 1 kilong gulay at prutas. Superfood na siksik na siksik sa protina, vitamins at antioxidants. Pasiglahin ang inyong isipan at immune system panlaban sa iba't ibang sakit. Siguraduhin may complete nutrition ka every day. Feel your best with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730 and 0960-688-6296. Also available online and selected outlet nationwide. Yon, happy birthday din po kay Brother Brian Evangelista. Happy birthday po sa inyo. Ayan, binabati ko rin po ang ating regular viewers mula po dyan sa Brazil. Samahan natin nga tanawa po kayo dyan ng Panginoon, kay Rian from Montreal, Canada, at kay Mamsi. Ayan, thank you sa paggawa ng damit ko na mukhang ice cream. Ito yung ice cream na cheese with food color and with a food. Alam mo, cheese and vanilla. Vanilla pala. Ayan, syempre, good morning sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna, at
at binabati ko ng happy, happy birthday si Sis Jardine Chachu Hamidi. And also, happy 7th birthday kay Brianna Kaylee Portiles from Tito Bri, Tita Jen, and Joriel. Happy birthday! Happy birthday din po kay Brod Eric Bonvaldez. Happy, happy birthday po. And syempre, good morning din kay Mama Grace, kay Kuya Zay, kay Dadang, kay Brod Rinante, kay Lola Celia, kay Lola Del, kay Lolo June, kay Chelsea, sa Fradejas and Trabalho family. Good morning. Pagbati mula kay Tini, ang inyong Binibini. Yun! Ako naman po, binabati ko ng good morning si Mami Virgie Miranda, si Kuya JC, si Ate Z, si JP at ang pamangkin ko pong si Goku. Good morning and good morning din po sa kay Tita Yoli Valdez, kila Tito Bong Nokon, kila Tita Chow sa US and Canada. Good morning po sa inyo. And binabati ko rin po ng good morning ang Miranda Resurrection family, ang Victor Regina family. And sila Ate Rose, si Kuya Anthony, si Kuya Robert, and si Ate Mayan. And si Mama Tess. Good morning po. Okay. Good morning. Okay. 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 Absolutely. Absolutely. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin mula pa kayo ng 6 in the morning. Samahan niyo po kami uli bukas, God willing, at sabay-sabay tayong bumati ng Good Morning, Kuya!